Mahirap ito kung hindi mo alam. Pero nung nalalaman mo na kung paano, napakadali pala na akala mo nung una up, hirap talaga ako sa pagpaparami ng network ko. Sometimes, ang ginagawa nyo po, you keep on learning, you keep on attending training. Pero ang totoo, hindi mo naman ina-apply. Sarili mo na ang mag-check, mag-i-evaluate. Oo, sarili mo na ang magtutulak sa iyo. Ano ba yung mga bagay na dapat kong gagawin? At ano yung mga bagay na babaguhin ko mula sa aking mindset, mula sa aking sarili, intellectually, spiritually, everything. This time, kung para sa pangarap mo ang pinag-uusapan, bilisan mong matuto. Kasi the more na mabilis kang natututo, the more na mabilis na lumalaki ang iyong organization. Magki-create ka pa ng mga kagaya mo na hahataw, kagaya mo na leader, kagaya mo na may pangarap. Hindi ho siya mabilis, hindi siya bigla na nagagawa. Learn to rest but not to quit. Every time na may pinagdadaanan ako, mabilis. Kasi kung ano pala yung na-program mo sa mindset mo, definitely yun po yung gagawin mo at mangyayari sa'yo. It's a matter of attitude. Hindi ho galing. Okay? And kaya natin lahat yan. Naniniwala ho ako na kung nagawa namin, magagawa po ninyo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao! Ay, grabe! At sa buong mundo, good morning po sa ating lahat! Ayan, so, pwede bang ilagay ninyo yung, dito po sa face-to-face, pwede bang ilagay ninyo yung inyong kanang kamay sa inyong katabi? Okay lang po ba yon? At sabihin mo po na, special ako. Ay, grabe talaga yan. Napaka special talaga natin, ano? Okay, so, ayan, so maraming salamat po sa pagsunod ninyo sa akin. Grabe po. Siyempre, palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Okay, so thank you very much. Siyempre, palakpakan din po natin si Lord. Kasi bakit? Iba po pumapagod sa labas. Ang lakas ng ulan. Tama? Sobra, ang iba binaha, ang iba na landslide, ang iba na baon sa lupa. Pero tayo buhay tumitindig na mayroong opportunity na na-i-experience at na-i-enjoy. Tama ba? Ay, grabe. So, syempre, bago po tayo magsimula, magpapakilala po muna ako. Okay lang po ba yun? Ayan. So, ako nga po pala si Maricel Cese Bautista po from Lipa City, Batangas. Ako po ay... Grabe, ako po ay dating OFW for 5 years na nag-decide na maging professional kaya nag-aral ulit. Hanggang sa nung ako po ay naging lisensyadong guro, nakita ko po yung ganda ng negosyo dahil that time naghanap po talaga ako ng extra income. Dahil alam naman po natin, sino ba dito yung mga guro? Ayan, alam ninyo yan, ang ating sahod ay kulang na kulang. Opo, kaya marami pong mga guro na taga London. Okay, ang grabe talaga. So yan po, hindi naman po patungo sa aking buhay yung pag-uusapan natin, kaya sisimulan na po natin ngayon. Okay? So magkaroon po tayo ng house rule. Okay? So kung nandiyan ka sa Facebook, Facebook Live, Zoom, Google Meet, okay, sa LinkedIn, kung nasa ang platform ka man, I suggest and we recommend talaga na dapat full charge ang battery mo or mayroon kang extra power bank. Okay ba yon? And syempre, dapat nandun ka sa pinaka-comfortableng lugar pero hindi yung nakahiga. Okay? Dapat naka-focus ka sa screen mo, naka-on ang camera mo para makikita mo yung sarili mo kung tulog ka na or gising ka pa. Okay ba yon? Okay. So syempre, sa mga nandito po sa ating lahat, okay, face-to-face man or naka-live ka, i-ready mo yung notebook and ballpen. Okay? Kasi special po ang training na ito. Okay? Sabi nga po, ang mapurol na lapis ay mas matibay kaysa sa matalinong isip. Okay? So, gawa-gawa ko lang yon para praising po. Okay lang ba? Basta yun yun. Okay? So, syempre, kailangan mo talagang magsulat. Opo, kasi lahat ng tao ay nakakalimot. At least,
meron po tayong babalikan, okay, at aaralin. And syempre, ano, be an empty cup. Okay, be an empty cup kasi parang baso na may tubig. Pag nilagyan mo pa siya ng tubig, aapaw na siya. So, wala nang maa-absorb. Pero kung empty cup tayo, lahat ng ibibigay sa atin na learnings, ideas, wisdom, okay, for us to be more successful in this kind of business, maa-absorb natin at the same time, atin pong mai-apply. Yun po yung requirement talaga, yung mai-apply natin yung learnings. Okay ba yun? And syempre, ayan, hindi ko na po talaga patatagalin, magkaroon lang po muna tayo ng House Millionaires Club. Okay, so syempre, lahat naman mga members na, no, kung hindi ka pa members, dapat magpa-member ka na talaga. Kasi nandito ka na eh, di ba? Nandito ka na, sayang naman ang time na nandito ka tas hindi ka member. Oh, di ba? So kaya nga po talaga naman, magkaroon po tayo ng Millionaires Club. So pag sinabi ko, alam na ninyo, tama ba? Pag sinabi kong 1 million, okay, isang palakpak, isang pajak at sabay-sabing woo. So bakit nga ba woo? Windows of opportunity. Okay? So windows of opportunity, ang dami yon. Bintana talaga, no? So ayan, practice po natin. 1, 2, 3. 1 million! Ay, grabe. 1 million! 2 million! 3 million! Para po sa akin yon. Kasi kanina pa ako nagsalita, wala man lang nagpalakpak sa akin. Grabe naman kayo. Ang sarap kaya maging artista tapos hindi papalakpakan. Okay? So ito na po talaga. Practice po natin, Millionaires Club ng Unified Products and Services. 1 million! 2 million! 3 million! Ayan, preparation po yan para mamaya sa pagtayo ng ating speaker. Great speaker to, grabe. Ready na po ang lahat sa Millionaires Club natin. Okay? So, excited na ako? Kayo ba? Ayan. Sobra-sobra na po talaga akong excited kasi grabe, minsan lang po bumaba yung speaker natin ngayon. So galing pa po siya sa Mindanao. Imagine that. Kung ang speaker natin nasa Mindanao, tapos ikaw nandiyan lang sa Quezon City, nandito lang sa NCR, tapos nakikiwatch video, di ba? Kahiya-hiya naman talaga. Tama? Or wala ka ng hiya? Grabe. Ayun. So, ayun po ang speaker po natin. Okay? Idolo ng lahat. Okay? Ito po ay grabe. Sobrang grabe talaga. Siya po ay millionaire maker. Okay? Gumagawa ng mga milyonaryo. Okay? Ayan. Nakaupo ka dyan, so ikaw na susunod. Ayan. So baka ako na ang susunod. Ayan, excited na talaga ako. 1 millionaire maker, 1 hall of famer maker. Okay? Hindi siya basta-basta eh. Diba? So pag hindi basta-basta yung speaker, pakikinggan or pakikinggan talaga. So pwede pakinggan mo na, i-video mo pa, record mo pa, para naman talagang ikaw din naman ang mag-i-induce sa learnings. Tama? Okay? So, millionaire maker, hall of famer maker. Okay, so syempre yung mga travel incentives. Hindi lang incentives eh, incentives. May tip pa talaga sa dulo. May ganyan ba sa English? Oo, so sobra-sobra ang ginawa at nangyari sa kanya dahil sa negosyong ito. Okay, so siya po ay Iron Lady ng Team CMG. Grabe, pag Iron Lady, anong nakikita ninyo? Kamay na bakal, ano? Grabe, kamay na bakal, pero siya lady. Kamay na babae eh. Kamay na babae. Bakal na babae. Grabe, pero hindi kinakalawang, precious to. Napaka-precious. Pag precious yung speaker, magbibigay ng precious na oras yung mga listener, yung mga ikinig. Siyempre, magbibigay, di ba? So, hindi ko na po patatagalin. Practice ulit. Grabe, bigyan po natin ng 1 million ang speaker na to. 2 million! 3 million! Para po kay Grand Up Norhuda Usop from Jensen Mindanao, the top 1 of Unified Products and Services! Thank you.
Cortez. Grabe. Palakpak nga sa right. Sige nga, sa left. Right. Left. Hindi, sasabihin ko na lang, magkukwento ako saglit. Actually, thank you Sir Glenn, this flower. Pink wow, na pink. Pink na pink. Okay, saan yung pink? Hindi kasi ho, sa for everyone's ano na lang. Actually, today is my born day, pero since sa amin po kasi ay bawal ang birthday party. Ganun po, okay? Ganun po siya. Okay. So anyway, grabe, sobrang ano tayo, sobrang, ano bang tawag, mainit? O mainit ano? Ano ba, wala na bang mas, okay, so anyway, once again, good morning po sa lahat. Pataas ng kamay ng mga buong! Okay. Yung hindi pa po, seryoso, yung hindi pa. Hindi, seryoso, be honest, yung parang ano ba to? Anong ganap? Oo. Tapos biglang, nung sumigaw yung katibi mo, buwisit na babae ito. Diba? Okay. So, ganun po siya. And that's normal. Okay lang po yun kung first time mo po na umaten, lalot, tayo ay sanay sa online. Kung first time mong umaten ng ganito, na mga baliwan po, mga, ewan ko ba kung anong tawag. Okay? So, sobrang excitement po ang nararamdaman ng lahat. Okay? It's because nakaka-excite naman po talaga. Okay? Pag ba, hindi ba magandang nangyayari? Kapag may patay ba, mamamalakbak? Kasi po, ang sitwasyon, nakakalungkot, negative, hindi magandang balita. Ganun po yun. Ngayon kung alam mo na pwede ka nang yayaman. Dapat buang na buang ka. Dapat sobra kang excited. Okay ho. So by the way, sa mga hindi pa ho masyadong kilala ako, okay, ako po si Nor from Jensan, General Santos City. Kinsa mga Bisaya dire? Okay. So actually, hindi po ako Bisaya, pero syempre, Bisaya tayo sa Mindanao. I am a Maguindanao Muslim, sa hindi masyado pang nakakaalam. Okay ho, so now, anong tawag nito? Way back, lalo't bago ang pandemya. By the way, palakpakan natin si Mama Yet. Ano ba naman yan? Oo. Kaya mo sa sober excitement ko, nakalimutan ko nang i-recognize yung ano, grabe, agila ng lipa. Okay. Sinong mga taga Batangas dito? Okay. Okay. So, ano po? Actually, gagawin natin ngayong gabi. Okay. Una, magkukwentuhan, syempre. Second thing, of course, getting to know. Okay. Makilala at marinig nyo din ang aming mga kwento. Kung paano din ho kami nag-survive, paano ba namin ginawa? And mostly, okay, ano yung hindi mo gagawin? Kasi kadalasan ho kasi, minsan excited kang marinig kung ano yung gagawin mo. Naranasan mo ba yung app? Power ako, buong ako, anong gagawin ko para yayaman ako? Laging gano'n, right? Minsan ba natanong mo sa upline mo, app, ano bang hindi ko gagawin para yayaman ako? Panimula pa lang, excited na tayo, right? See? Ano bang hindi ko gagawin? And kadalasan po kasi, we hate to hear kung ano yung mga bagay na hindi mo pala siya pwedeng gawin, or shall we say, pinagbabawal sa'yo na gagawin mo. Okay? Ayaw nating gawin yung ganun, or shall we say, ayaw nating marinig, ayaw nating itanong, kasi minsan baka hindi mo magugustuhan yung sasabihin sa iyo. And mind it po, mga sir, mga ma'am, when I started way back then, isa ho sa mga bagay na
nandun yung curiosity ko, nandun po yung, okay, I want to know and I want to learn kung ano ba yung mga bagay na hindi ko gagawin. Siguro because of the training din, na kagaya ng ginagawa sa inyo ngayon, na bago ka nagpunta dito, basta ang alam mo lang, mag-a-attend ako ng training ni Apnor, okay, and that's it. At least to learn, ano ba yung sikreto, ano ba yung ginawa nila upline, bakit ganon kalaki ang kanilang organization. Okay ho, so yun yung excitement mo doon. Okay, so natutuwa, kung friend tayo sa Facebook, yun yung caption ko kanina, so sabi ko, okay, iibahin ko nga yung aking caption, okay? Okay, usually kasi, see you on the training, ganun lang ako mag-caption eh, hindi masyadong mahaba, okay? It's because, pag tinanong mo, Apnor, anong iti-training? Hindi ako sasagot. Basta sinabi ko lang, see you on the training. Okay, so rather, ang ginawa ko kanina ay, by the way, okay, sa mga nasa Zoom tayo, no? Yung nagtuloy-tuloy lang. Okay, nasa mga Zoom, grabe ho. Okay, saan mang sulok ng mundo ikaw ngayon, okay? Kasama po namin kayo dito sa mezzanine floor sa ating main office sa Quezon City. Okay? So anyway, ayun na. Ano yung sabi ko kanina? Alam talaga, nakikinig eh. Tapos biglang sabi, ano yung uli sinabi ni Apnor? Oh, sino yan? Okay, biglang nag-loading. Anong sabi ni upline? Okay, so, okay. Parang yung kwento ko lang saglit. Para hindi naman masyadong nagiinit agad yung kwentuhan. Flight kami, di ba sa Cebu Pacific, eto na. Yung pub, ano ba, raffle. Sabi nung stewardess, maglalabas sino po dito ang may parang selfie, sinasabi na niya. So alam kasi namin na sa airport pa lang pag-arrive and pagdating doon sa loob ng eroplano, nagsiselfie na kami ng aking love. Okay? O ayan. Tapos ito sabi ko sa kanya, babe, yung selfie. Sabi ka, kasi sino dito yung ka-selfie mo ang asawa mo? Ka-selfie mo yung may selfie ng pet, like that. Sabi ko, babe, selfie. Eh, nasa isang lane siya, nasa kabila ako. Sabi ko, babe, selfie. Alam, ginawa niya, ito rin, selfie. Sabi ko, hindi! Tingnan mo, ano, natawa ako ng tawa. Sabi ko, babe, loading. Tawa siya ng tawa, gumanon. Kasi nga, hindi kami magkatabi. Nasa ibang lane siya. I mean, sa opposite kami. So ang akala ko naririnig naman niya yung sinasabi ng stewardess na sino yung nag-selfie and what like that. Ang narinig lang yung selfie. Ay, sabi niya rin selfie. Okay. So anyway, okay. So wala lang, nagkukwentuhan lang. Okay, so actually dapat maano ka. Sino ba dito yung mahilig magkwento? Yung hindi mahilig magkwento. Yeah. Yung mahilig magkwento. Yeah. Yung hindi mahilig magkwento. Yeah. Eh, yung hindi nagtaas ng kamay, ano ka? Ha? Wala kang silbi sa kasama mo? Wala kang kwentang kasama? Di ba? Ano, hangin yung kasama ko, hangin? Eh ako pa naman iba, nung umahataw ho talaga ako way back then, pagkasama kita, may home party ka, sasamahan kita, may ONE tayo, and what? Nako, patawarin kita isang beses, hindi ka maingay. Huwag mong ulitin. Ayokong makasama ka. Bakit? Hindi ho kasi ako maingay. Tapos maingay pa, hindi pa maingay ang kasama ko. Paano na yung lakad natin? Hindi, seryoso. Hindi ako nagjo-joke. Napakatahimik ko po na tao. Bigyan mo ako magazine. Bigyan mo lang ako TV, libro, fiction or non-fiction. Pwedeng 1 week. Basta may pagkain lang, syempre. Oo, ako yung ganong personality. Hindi ako machika. Hindi ako makwento. Kung makwento ako, piling-pili. Okay? So, nung nasa Unified na ako, sabi, kailangan daw magsalita, kailangan daw magkwento, kailangan daw ganito. Sabi ko, ano ba yan? Okay? Isa yun sa mga bagay na inaayawan ko. Pero ang sabi daw kasi, kailangan matuto kang magdaldal. Sabi ko, para yayaman ako,
edi magdaldalan buong araw, magdamagan pa. Okay, it's because, ganito po kasi siya, tonight is a special training, right? Yung I believe na yung mga kasama ko ngayong gabi na to at kung lahat man ang nanonood ngayon sa ating Zoom, sa URTV Live, ay, anong tawag nito? Nasa proseso ka na po, nasa period ka na na you are learning. Okay, you are in the process na you want to learn more and more and more because you want to have a big network. Agree? Okay, na basically yun po kasi ang kailangan kung gusto mong yayaman. Okay ho, kung gusto mong kumita sa ganitong industry, all you need to do, kailangan mo lang magkaroon ka ng napakaraming bilog under your organization. So now, to begin with, syempre, kailangan mong magsalita, kailangan mong kumausap, kailangan mo lang magsalita ka lang ng magsalita. Eh, Abnor, wala pa akong downline. Practicein mo na. Para kung nandyan na yung member mo, sabi nung bagong PIN, ang daldal nung sponsor ko. Kasi ho, the point is, saka na lang upline kapag marami na akong member. Eh, unang bunot, sabi nung kasama mo, yung sponsor ko, walang kakwenta-kwentang kasama. Oo, may isa na namang na-pay-in. Yung sponsor ko, pareho kaming mahiyain. Paano kaya kami lalaki network? Sabi naman nung isa, yung sponsor ko may sariling mundo. Eh, ako din may sariling mundo. So, magkanya-kanya kami ng mundo. Okay? Alam nyo, yung mga members natin, mapanghusga yan. Hindi ikaw yan. Yung katabi mo. Nung pinag-pay-in ka ng apply mo, sabi mo, mukha ba tong mayaman? Yayaman ba talaga ako pagkasama ko to? Huwag aminin, tama? Normal lang po yun. Siyempre, ginawa tayo ng Diyos na makasalanan, Char. Okay. Ginawang makasalanan. Okay, and that's normal. Normal lang po yun kasi kapag wala kang reaction, hindi ka na buhay nun ha. Okay, so hanggat nagre-react ka pa, buhay ka pa, pasalamat ka pa. Okay, so anyway, ayun na nga. Ang tawag po kasi doon, syempre, is the preparation. Okay, you need to be prepared. Kasi ho, the moment na may pa, isa-isa ka nang nabubunot, okay, and that is the moment na rin na minsan kasi, alam mo, yung nangyayari, yung unang bunot, yung unang pay-in mo, actually excited yun, agila yun. Oo, kaya nga nag-pay-in yun kasi gusto niyang yumaman. Ang problema, nagduda siya, paano kami yayaman nung upline ko, saksakan ng tahimik? Yung upline ko, para namang wala namang kaalam-alam yun. Eh, bakit? Eh, kasi hindi naman nagsasalita eh. Ang sinabi lang sa akin, sige, mag-encode tayo. Na-encode na. Tapos ito yung technical, ganito mag-book ha. Okay, tapos ang sinabi lang, power ha. Okay, paano kaya kami yayaman dun sa power? Okay, so kili-kili power ang mangyayari. Okay, so the point po, mga partners, kailangan sisimulan mo ng practicein. Okay? Kailangan sisimulan mo ng practicein paano maging matoka, maboka, masalita, makwento. Kasi ho, again, alam ko pa ulit-ulit mo na itong naririnig na sa training natin. Your business, this business is a people business. Ang negosyo ho natin, tao. Akala ko upline ticketing. Biglang ganun eh. Ala, mali yung napasukan ko. Ticketing yung pinasukan ko. Out na ako dito. Oo. So, tama po yun. Siyempre. Kasi hindi naman maaari na yung mga tao-tao na mag-uusap-usap, wala kayong pag-uusapang negosyo. Okay. Kaya palakpakan ho natin ng Unified Products and Services. Kasi ho, grabe. And siyempre, palakpakan natin ng ating pinakamahal na presidente, Presi Manuel Pascual. Okay. For making it real. Sa lahat ng sacrifice na ginawa niya to have this kind of system, okay, na talaga namang nakaka-proud, talaga namang nakakayabang kasi alam nyo kung alam nyo lang ho, sino ba dito yung naging member ng 2012 pa? Pataas ng kamay. Ako lang?
Way back then, ikukwento ko sa inyo, atin-atin lang. Way back then, noong 2012, siyempre power ka, di ba? Ma'am, totoo po yung system namin. Ma'am, gusto mo i-load pa kita? Utang na load, maghihiwalay na lang kami, di pa dumating yung load niya. Sabi ko, tiwala lang. Ang system nag-a-upgrade. Inaayos lang ni Press Money. Inaayos lang nung IT. Hindi naman unang gawa, okay ka agad. Promise ho. Eh, hindi ko alam kung saan pa dumaan. Ngayon yung system natin, hindi pa naluload. Pansin mo? Yung halos in... Grabe naman, hindi pa na-click. Saan agad? Okay. Pansin nyo? Pag-click mo, wala pang ang verification sa iyo, nandun na yung load. Palakpakan natin ng Unified. Okay. So imagine all those services na nag-start ho kami way back is ano lang ho, ticket loading na grabe. Okay, loading na grabe. Ticketing, utang na loob. Iyak ka talaga. Bakit? Yung presyo mo sa ticket, 2,000. Na-abort. Oo, aborted ang transaction. Nung i-roll back, alas 5 pa. Oo, alas 5 pa, hindi kagaya ngayon. Pwede mong sakali na may nagkaroon ng pangyayari na nag-fail ang transaction, which is hindi na masyadong nangyayari. Alam nyo ho, ang rollback, ihintay kang alas 5. Sometimes po, kinabukasan pa, itong matindi. Ay, na-rollback, salamat. Ibubuk ko na uli yung kinita mo. Tinapal mo na. Umakyat na yung ticket. Yung presyo. Promise. Grabe ho. Super. Pero alam mo, sabi ko sa Jensen, iintindihin natin ang sitwasyon ng company. Nag-a-upgrade. Ginagawa ni Press Money ang lahat to make this system perfect and as beautiful as we are. Char. Okay? You see? And grabe ho, pinagdadaanan dati. Seryoso. Pero alam mo ako, isa ako sa una, gusto ko na lang talaga stick to one. Sure. Okay. Pangit ng salita no. Oo. Stick to one. Gusto ko doon na lang dito na whatever ang mangyayari. Sabi ko kung wala na ang Unified, siguro ano pang magawa ko? Hindi naman pwedeng papower-power ako dito, wala na pala Unified. Tama? Oo, lalaban ko to, wala na palang kumpanya, 'di ba? Sakwa naman. Oo. So sabi ko hangga't nandiyan ang Unified Products and Services, hindi ako magkukwit, hindi ako titingin sa iba, dahil para sa akin, loyalty ay grabe ho ang reward. Oho, grabe ho ang reward na darating din yung time na ibibigay din ang dapat na ay para sa iyo. Okay, so that's it. The rest is history. Ganun ha ho, umataw, tumodo. Okay, lagi ko ngang sinasabi, ginawa kong araw ang gabi. Okay, talaga naman, ma'am. Yung iba dito, alas 7 pa lang, wala ka nang ginagawa. Hindi ako yan. Upnor, nasisimulan ko nang naririnig yung ayaw ko marinig. Wala pa ho tayong PowerPoint ha? May PowerPoint po ha? Oo, okay, yan tayo, Upnor. Oh, ganun ho ako na-upline. Oo, Synergy, agree? Yes! Pero love nyo ba ako? Yes! Maldita ba ako? Okay, mga plastic, char. Okay, so hindi, sobrang love ko yan. Actually, hindi lang naman Synergy. Alam yan nila, Sir Chad. Okay, na when I'm in the stage or where I am around, alam yan nila kung gaano ako nag-work as Team Unified. Okay po. So anyway, ayun na. Okay, ano nga yung hindi dapat marinig? Ano nga yung kanina? Ginawa kong araw ang gabi. Ikaw, ginawa mong gabi ang araw. Yeah. Araw na araw, tulog. Yeah. Di ba kailangan dapat susunod? Yeah. Di ba dapat kukopya? Yeah. Kumopya ka ba? Yeah. Bakit may no, may... Okay! Nakakatuwa po, seryoso. Alam nyo, dahil yun ang sinasabi sa training. Yun ang sinasabi sa amin ni Press Money and the trainers, training department, na itodo mo ang galaw. So, I don't think so. Ako yung nag-a-assess sa sarili ko.
So kung alas 6 pa lang, wala na akong ginagawa, meaning to say, hindi ko tinutodo. So ang sabi doon sa training, itutodo. Minsan kasi ganito yung pagkakaintindi. I-upnor, ang sabi lang naman ni upline, itutodo, hindi naman niya sinabing mag-o-ONE ng alas 8. Kailangan pa bang memorize yan, Char? Okay, Hot FM. Meron ba dito? Or sa amin lang? Meron lang, meron. Okay. So, yun na yun. Ano ka ba naman? Kailangan pa bang isa-isahin? Yun na yun. Okay. So, ano po siya? Nung pag-uwi ako ng bahay ng 5 p.m., nakarating na ako ng bahay, lalabas pa ako. Lalabas. Hindi na ako namamasahe. Nag-iikot ako dun sa aming village. Ganun na ako nung beginner ako. Kasi ang point kasi ganito yung sinabi. Okay? Tumodo ka. So nung uuwi ako ng bahay, sabi ko hindi ito todo kung uuwi na ako ng bahay na may araw pa. So lalabas ako ng bakit? Maghahanap. Baka yung agila ko nandito lang kapitbahay namin. Okay, who knows? Okay? Pangalawa, gaano ka nagiging masunurin? Ang sinabi kasi, ito todo. Ang ginawa mo, umuwi ka ng alas 5. So that, yun po kasi yun eh. Kaya no wonder, merong mga lumalaki ang network, meron namang, pansin mo yung lumalaki pero parang pigil? Kasi, palaki na yung network mo, pero siguro dahil sa activities mo, dahil sa ginagawa mo, dahil sa attitude mo, kaya, sabi ni Lord, hindi mo pa deserve, girl. More! O, diba? Ganun yun. Kaya alam nyo, that time, na totoo lang, tinodo ko. Sobra ho yung kagustuhan ko na yayaman kami. Sobra. Okay? Sobra ho. Mahirap ho maging mahirap. Akala nyo, nagpapatawa lang ako? Akala nyo, ginugood time ko lang kayo? Akala nyo, nagjo-joke lang ako? Napakahirap po maging mahirap. Paano kung may emergency? Hindi ka ba napaparanoid? Sige nga. Paano kung may emergency? Alam nyo, that time, mula ho kasi ako sa abroad. Ang story ko ho, ano ho ako, fast food crew girl. Then, taking up BS Biology. Okay, third year. Supposed magiging doktor. Okay, Char. Okay, so kaya ako po kinuha yung kurso na yon. And, nag-stop ako on my third year. Siguro, pero ano ako, sure ako, ayoko mag-employ. At the age of 19 or 18 that time, actually, alam ko na yung gusto kong mangyari. Ang mahirap dyan, ikaw, hanggang ngayon, di mo alam kung anong gusto mo mangyari. Seryoso. Kaya alam nyo po ba na napakaswerte nung, lalo na sa, Diyos ko, sino ba yung mga millennials dito? Patas nga ng paa. Paa mo na, paa. Oo. Alam nyo ba kung gaano kayo kaswerte? Kasi, bata pa kayo, meron na po kayong orientation sa mga ganitong bagay. Alam niyo po ba yung iba? Ngayon lang nila to alam at their age, at our age. Buti na lang nasa medya-medya ako noon. Huwag niyo nang itanong, ha? Huwag niyo na, huwag na, pas. Okay, pag-usapan pa, birthday ko pa naman ngayon, magtatanong pa kayo. Okay? Buti na lang ho, that time, nasa mid ako. So, doon po yung... Ano na, actually yun nga, nung nag-stop ako ng school, okay, and rumaket ng ano, nag-Avon, nag-Natasha, kung ano-anong ibibenta, Diyos ko, kung ano-anong pinagagawa ko sa buhay ko noon. Okay, and then, finally sabi ko, gusto ko mag-abroad. Kaya lang, ang problema, sabi ko, paano ako mag-a-abroad? Wala naman akong skills. Sabi ko, hindi maaari mag-DDH ako. Kasi ano ako, payatin ako, patpati. Sabi nga ng mga pinsan ko pag mahangin, uy, umawak ka, baka madala ka ng hangin. Oo, ano ako, very weakling ho ako, swear.
So sabi ko, pag ako nag-DH, baka patay na ako ng Arabo sa ano, wala akong kayang gawin. Yung tipong kahit magbubuhat lang ng timba, baka hindi ko kakayanin, baka Diyos ko, nung gagawin sa akin ng amo ko, ng employer ko. So sabi ko, ano ba kayang gagawin ko para makabalik ako? Para makapunta ako ng abroad. So to cut it, kumuha ako ng nursing aid na 2 taon na kurso, nag-caregiver ho ako. Okay? So to cut the story, nag-abroad, nag-caregiver, 2 beses, Middle East, bumalik ng Pilipinas, magninegosyo! Akala ko ganun kadali. Kaya yung mga dyan, yung mga nag-iisip-isip na magnegosyo, naku, good luck. Madaling isipin, mahirap gawin. Lalo na kapital mo, naku, ewan. Okay, ito pang matindi yung kaalaman mo, ewan. Diyos ko. Okay, so isa ho ako sa mga biktima rin nun, na akala ko madali. And yun po, that time ng way back ng 2011, kumatok ang Unified Products and Services sa buhay ko. Okay? Noong mga panahon na yon, hindi ko na, sabi ko, Lord, I keep on praying, ano pa ba yung pwede kong gawin? I keep on praying, and then ayun na nga, dumating ang Unified. Okay? So that time, end of the year actually ng 2011, so hinataw ko na po ng 2012, hinataw ko ng, ano? Anong tawag niyan? Umataw lang ako. It's because umataw ako that time. Una, kailangan ko sa needs. Sino po dito? Pataas ho ng kamay. Yung humataw ka dahil kailangan mong pambili ng powder mo, pangbayad mo ng bill, pangkain mo, and what? Okay. Because some of you naman, meron namang source. Pero meron kasi talagang, wala talagang source. Okay, in actually, every story naman ay may kanya-kanyang kwento. Isa ho ako sa mga kwento na nung galing ako ng abroad, okay, naubos na yung pera ko sa ATM. In short, kailangan kong magpa-pay in para meron akong kikitain every week. May nakaka-relate? Yes! Grabe ho. Buti na lang wala pala akong pangkain. Kasi nagkaroon ako ng pay in. Kaya wala kang pay-in kasi may pangkain ka pa. Minsan iniisip mo yung mga negative na bagay, okay, I mean, akala mo negative yung sitwasyon, pero yun pala ay isang bagay na meron siyang magandang bagay na gagawin sa iyo. Uulitin ko ha, wala akong ibang source of income, wala akong pangkain, wala akong pangbigas, wala akong ganito. Kailangan kong magkaroon ng pay-in on that week para may panghataw ako, may kakainin ako the following week. Minsan kailangan ganun pa pala, no? Eh, up north, eh ako, may pangkain pa naman ako. Sometimes, siguro, hindi kita masisi, meron ka pa naman eh. O, di ba? Okay, hindi ko naman kakasama ng loob. Yung sama ng loob ko, may pangkain ka pa. Oo, di ba? Oo, siyempre, wala na akong pakialam dun. Oo, story ko naman to, story mo yan. Now, so the case is, ayun na nga, sa kakahanap ko ng pangkain, nakabunot ako agila. Grabe ho talaga. See? So mula ngayon, yung may mga pera, yung mga ATM nyo, ilock nyo yung mga password and what you choose. Para wala kayong pangkain. Okay. Surrender mo sa asawa yung pera mo. And seryoso, kidding aside, kung kinakailangan mong gawin yun, pwede. Pera mo na kung ano man ang source of income mo, itabi mo. Yung pera na hahawakan mo lang, okay, ay kung ano lang ang kinikita mo sa Unified. Promise, very effective. Mm-mm. Kasi isipin mo na lang, ito na lang natitira 100. See? Ganun siya. Okay, so kung kailangan na ganun ang gawin mo, why not? Hindi mo ikakaano kung pwede mong, I mean, naggagawin mo yung ganun. Okay, so ayun na nga, kakahataw, grabe ho, nahanap ko po magkapatid Jimmy, Glenn, and Angeli. Okay. Buang ako, tama? Yes! E dinoble ang kabuangan. Lagi ng pangarap ko sa tatay ko, dinoble niya pangarap nila sa parents nila. Dinoble ang pagiging ambisyosa. So, grabe, sama ng ano, no? Dinoble ho, very ambitious sila. Okay? Gusto nilang yumaman, gustong mabago yung buhay. So, ang tanging tinanong, di namin alam paano to. Sabi ko, hindi ko rin alam. Joke lang. Siyempre, fake it until you make it.
alam ko. Tapos tanong sa upline, ah, anong gagawin ko? Gets you po? Kasi baka naman natulala ka. Ala, hindi ko rin alam, partner! Are you learning? Yes! Alam ko may nakaka-experience niyan. Tapos nung nagkwento na kay upline, up, ano nangyari? You member ko ba? Tinanong ako, ano, paano daw kikita nung 1-5? Inalito din ako, up. Tapos sinagot ko, ano, hindi ko pa rin masyadong kabisado yan. Kinabukasan, wala ka ng member. Puno siya ng duda, wala ka duda-duda. Naku, sayang yung pera ko, parang nayari na naman ako. Imaginin mo, sasama ka sa hindi marunong. O sige nga, sige nga. Fake it until you make it. Kaya ko yan. Alam ko sagutin yan. Wait lang ha, may kausap lang ako, importante. Tinext na pala si upline. Up, asap! O may asap pa eh. Up, asap, reply. Tapos, hindi nag-reply isang upline pa. Kaya swerte mo kung may lima kang upline. Hindi available yung isa. Up! Ito na, oh, okay. Oh, sige, oh, okay. Wait lang ha, wait lang. May alam. Ah, ano nga ulit tanong mo? Yung ano ba yun? Ah, simple lang yan. Ganitong gagawin. Oh! Ganun ho ang pag-network. Ha? Ganun po ang pag-network. Okay? So, ayun na. Actually, hindi ko rin naman talaga alam anong gagawin sa kanila noon. Kaya sa totoo lang ho, ito, this real story. Sa gabi, napaisip na ako. Sabi ko, ala, anong gagawin ko sa kanila talaga? Alam ko naman na fake it, ganito. Pero ano pa yung other? Mahaba to. Kako, mahabang bagay to. Mahabang usapin ito like that. Okay, so, ano lang, siyempre, grabe, sobrang grateful ako. Kasi isa ako sa, of course, kasi second generation ho ako ni Pres. Kaya siguro napansin niya din ako. Okay, and marami siyang mga tips na sinasabi sa akin and whatever like that. So, yung mga clue na yun na sinasabi sa akin ni Pres, yun na po yung ginamit ko. And isa sa mga bagay talaga na sobra akong, alam mo yung ito lang talaga yung sinabi ni Pres Manny sa akin, na yung actually doon yung start, yun yung point talaga na ano, yung sinabi lang ni Pres sa akin na, Nor, yung mga members mo, iipunin mo. Kasi nga nasa Jensen kami, okay, iipunin daw. Tapos, yung mga gustong tatama, iipunin mo uli. O sabi ko, edi iipunin uli. Parang ganun lang. Sabi ni Pres, iipunin ko daw yung mga member. O di ba ganun? O di iipunin. Tapos ang isa pang sinabi niya, nung aipon ko na, Abnor, nung ginawa niyo, malamang magpaweran. O di ba? I don't think so naman. Pag-uusapan natin, mga love life natin, pag-usapan natin ha. Oo, ibigo ka ba? Ano ka ba? In love ka ba? Di ba? Common sense ang pag-uusapan niyo, unified. Tapos sabi din ni Pres, kapag daw na-meeting ko na yung mga bago member, mi-meeting ko din yung mga gustong yumaman. The rest! Uulitin mo lang ng uulitin. Are you learning? Yes! Yun lang po. Yun na, hanggang sa nakakarami na. Uy, dami na natin na. Okay, so siyempre naman hindi din siya bigla. Okay, hindi din siya overnight. Kasi talagang grabe nino yung ginawa ko bago ako talaga nakahanap. Oo, kala ko nga magiging buang na ako dun sa Jensen. Sipa, lata na ako sa plaza, kakahalakad, kakahanap ng agila. Oo, uwi ng bahay. Okay, pagod na pagod. Wala pa rin, nireject ka pa, diniscourage ka, tinawanan ka, hindi na nakikipagkita sa'yo mga kaibigan mo. Okay, dami mong pinagdadaanan. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng sumuko. Bakit? Naikwento ko na eh. Naisigaw ko na eh. Oo, so sabi ko, ano, no, no way. Ganun po, sabi ko, ito na, nandito na to. Siguro sabi ko, siguro nahihirapan lang ako, but that doesn't mean magkukwit ako. Nahihirapan lang ako, pero hindi ako titigil. Okay ho, so ngayon nga, yung nangyari, okay, in a short kuan ang nangyari sa aking network, nung na-invite ko, nung na-recruit ko yung dalawang magkapatid, pumawar na kami sa Jensen. Okay, so pumawar, ganun. Sorry. Hataw, ONE dito, pay-in dito, pay-in doon. Yan nangyayari na sa iyo. Palakpakan mo po yung sarili mo. Kasi, yan na po yung nangyayari. Nagkakaroon ka na po ng mga pay-ins. Tapos biglang, dami ko namang pay-ins, ba't di pa rin ako yumayaman? See? Ano nyo yun, ano? Oo, nararanasan.
Okay, so yun po actually yung next level na pag kailangan mong matutunan. Okay, ano ba yung gagawin ko? Ano ba ako dapat? Ano ba yung gagawin ko sa member ko? Para dadami kami. Kasi ho, magkaiba, susulat lang akong konti, okay, magkaiba po kasi yung network. Pag ako naling, naku, kakabili ko pa naman itong pensya po na jacket, tapos papaliguan ako nito, sir. Ano, naku, ewan ko na lang. Okay, sabi ni Bri, kasi kanina, ah, ingatan mo yung ano ha, kasi baka mag, ano ngayon, this is you. Okay, yung tipong ganun, konti lang ito, drawing ko lang. Ganito siya, this is your network. Okay, congratulations, syempre. Kasi in-effort mo yan eh. Oo, and alam mo ba, some of you, yan pa lang, mali. Yan pa lang up! Lagi pa naman ako may naririnig noon, kahit sa Synergy. Eh malamang, Synergy kausap ko eh. Ito pa lang up, ito pa, tatanungin mo, patingin ng bubble chart, ito pa lang up, power, wrong grammar. Ito na sila up! Putang na loob naman, in-effort mo yan! Nung walang naniwala sa'yo, ito finally may naniwala sa pagmumukha natin. Kunin natin ko na lang sa manong mo, pagmumukha mo. You see? So, you must be so grateful for having this few. Promise. Isa ho ako sa mga tao na sobrang, alam mo yung isa pa lang, sobrang ako excited noon. Yung dalawa, naging tatlo, naging apat. Wow, grabe! Na-excite ako. Nabubuang ako doon sa konti. Ang ikaw nito matindi, dumabot na nga dito. Ay, naku, ewan ko ba? Ay, naku, hindi ko talaga maintindihan yan. No. Hindi ho. Mali ho uli. Remember always, guys, yung grateful, pagiging grateful sa puso mo, hindi si upline mo ang manghuhusga sa'yo in the first place, not even press money, because Unified or ako or ang upline mo is just a channel of blessing to you. Your blessing is from above. Whatever is for you, na ibibigay sa'yo si God ang nakakakita kung deserve mo na ba, na deserve na ba na dadami yan. Kasi kung sa konti pa lang hindi ka kontento, wow! See? Alam niyo ho, attitude ko nung nag-start ako, sobra, grabe, sobra akong natutuwa. So next thing na lang, nung nagkaroon ako, ito pa, actually, this is the story. Sabi daw kasi, di ba, may matatawa dito sa kwento ko. Di ba ang sabi, gagawa ka ng bubble chart? Yes! Okay, syempre dumadami, tama. Di ba? Ito na. Eh di ba parami? Di ba hindi na nagkasya sa papel mo? Yes! Ang ginawa mo dinugtungan? Yes! Tapos dinugtungan? Yes! Alam nyo ba nangyari sa akin? Nasa bahay, utang na loob yung Manila paper na. Ewan ko ba, gusto kong i-demo eh, kung anong itsura ko, nakaganon. Sabi ko, ano ba itong ginagawa ko? Parang ang hirap. Sabi kong ganon, may mali pala. Ha? Mali? Oh, parang tanga yun. Kalahin mo. Makikita ka ng apply mo. Anong ginagawa mo? Okay. Ganito po siya. Okay. May nag-send. Si ano? Hello? Ma'am Norina ng Hong Kong. Ay, saan ba si Ma'am Norina? Taiwan. Ito na. Oo. Okay. Ayun na nga. So grabe na. Oo. Pak. Pak. O diba? Ganun. Ang tiyaga. Tama naman. Tama naman ang tiyaga. Okay, tama naman, hindi ko sinasabing mali. Pero sometimes lang, parang engot lang. Oo, di seryoso. Kasi ganito po pala. Parang, kung paano kung umabot ng 10,000? So ano hanggang 10,000? Magsusulat ka? O nga, no? Tama na yung katangahan. Cut now! Cut! Isipin mo na lang kung may 1,000 ka na member. Eh yung 50 pa nga lang, parang up. Saan ka? Hindi ako makahataw. Bakit? Eh, nagbabubble charting ako. Wala tuloy production. Naubos yung oras ka,
magkakagawa ng bubble chart, utang na loob. Okay, ang kulit. Okay, so, syempre, napaisip ako, oo. Kaya hindi ko na hinintay na ano pa. Anyway, wala namang tatama sa akin. Okay, hindi naman ako nakikita ni Press. Pero Diyos ko, sabi ko, ako na yung tatama sa sarili ko. Mali, may mali. Kasi nag-isip ba ako, Bray? 10, 20, 30, paano kung dadami to? Kasi di ba nga sabi ko, dadami ako. O yabang ka, di ba? Di ba dapat libo-libo? Pero sabi ko, parang kung libo-libo, kulang yun. Baka hanggang dun sa kanto namin sa highway. Sabi ko, pigilan ko to. No, stop na to, stop. Like that, okay? So anyway, naisingit ko lang, actually singit lang yun na kwento. Hindi talaga yun yung topic. Okay? So ano po siya? Nung ito na, balik tayo dito. Na-imagine nyo yung dami, no? Ay, Diyos ko. Okay. So ito na, parami na, no? Parami na. And sorry, ito na, balik tayo dito. Tinitigan ko yung short. Ito na lang yung next na itatanong mo. Promise. Ang next na lang na iisipin mo, okay, this one, paano siya magdo-double? So, ang point ko ay ganito. Sino na yung gagawa nito? Sila na. Utang na loob, kailangan mo maging productive. Umaga pa lang, nagsulat ka na ng chart, tanghali na. Alas 4 na ng hapon. Tapos puro pa tumasakit sa ulo, dedo ka talaga nun eh. Oo, pagod ka na, kakasulat. Tapos ito puro mga matitigas pa ulo. Wala na, Abnor! Ayoko na. Hilo na ako, Ab. Ayoko na yumaman. Okay. Ayoko nang yumaman. Kung ganito ang pagyaman, papatayin ko sa sarili ko. I love my life. Eh tama naman. Anin mo pagyaman kung magdedo ka sa kakaisip dun? Kasi dapat heads up. Pretty lang dapat. Di ba? Dapat ganun. Kaya hindi mo dapat iniisip na yun doon. So now, ganito na. Punta tayo dito. Nung tinitingnan ko to itong konting chart na to, sabi ko, paano ko to magagawa ng paulit-ulit? Actually, yun na yun eh. Uy, may PowerPoint pa tayo nakahanda. Bakit naiiba? Ayoko na nito. Ganun po siya. Kaya minsan yung mga gabi nag-isip. Ano may naisip mo? Gagawin, ulitin mo lang naman. Ano ka ba? Ang matindi nito, araw-araw ibang iniisip mo. Ganito uli up. Sobrang talino ba? Sobrang galing. Tapos, the next day, ganito uli. May naisip akong idea. Yung ito, ano to? Di ba bilog-bilog yan up? Dito naman triangle. Para masaya. Diba? Tapos naisip ko na naman dito naman ano, star. Para ano, para beautiful, 'di ba? Tingnan mo. Oh, 'di ba? 'Di ba? Oo. Ganun siyang ganun 'to kadalasan nangyayari. Kaya minsan kahit na dumadami yung network mo dahil pa iba-iba, see? Ganun yung nangyayari. So it's like that time na nung nagkaroon na ako ng mga few members, tinignan ko yung chart ko and sinabi ko sa sarili ko, paano ko ito maparami? Paano ko siya maparami kung paano ko din ba ginawa? Ala, Abnor, di ko alam paano ko yung ginawa. So ano, tulog ka nung... Oo, yun ang matindi dun. Alam ko kasi karamihan, maraming nakaka-relate, lalo beginner ka. Okay, and siyempre sometimes, ito, precaution. Sometimes kasi mali ito ang pagkagawa. Oh, di ba? Oh, sisingit natin kasi baka misinterpret. Sometimes, first talaga, practice. Okay? So, walang sistema. Hindi mo talaga alam kung ano yung nangyayari. Kasi baka ang ginawa mo lang talaga, best in excitement ka. Tapos ang tinuro mo dun sa member mo, member, kailangan lang best in excitement lang. So in short, okay, hindi siya complete package. So the more, yun po yung sinasabi ng iyong upline, na the more dapat na meron ka na, the more you will learn. Kasi kadalasan din ho na nangyayari, nung may members ka na, few pa lang, okay, magaling ka na. Okay? So ang goal kasi natin dito, grabe ho,
makukopya niyo ho dapat yung dami ng aming network. Saan mang sulok ng Pilipinas, saan mang sulok ng mundo, merong team synergy. Okay, syempre, kanya-kanyang team yan, no? Di ba? Opo, so team mo, paramihin mo kung ano-anong team ka. Supremo, paramihin nyo yan. Ganun yun eh. Oo, kasi ho, milyon-milyon ho ang Pilipino. May bagong pinapanganak, Diyos ko po, pagtutulungan nating rekrutin lahat yan. May mga bagong nagdadalaga, may mga bagong nagka-college, may mga bagong marirecruit, may mga bagong tuturuan. Okay ho, so imaginein mo lahat ng team unified na to, kanya-kanya tayo ng ano, kanya-kanya tayo ng pinaparami. Hindi ho kaya ng isang team lang yan. Oho. So, ano po siya? Okay? So, ayun na. Ang ginawa ko that time, yun na nga. Ayun lang. Yung ano ko na, I keep on learning, relearn and unlearn. Okay? Every time na may training, talagang ako'y uupo. Oho. Talagang ako'y uupo. Hindi ko tinatanong kung ano ba yung matututunan ko doon. I mean, hindi na ako nag-aksaya ng time na itatanong ko pa kung ano yung training. Basta ang alam ko lang, I need to learn, okay, more. Para mas lalo ko pang matutunan, una, kung anong gagawin ko sa mga tao na to. Okay? Paano ko magawa na magagawa din nila yung nagawa ko and whatever. Kasi nga ho, syempre, ang negosyo po natin is to duplicate. Okay? Una, isa din doon na pwede, isa din ho na next mong aaralin doon, paano makapag-duplicate ng mga malulupit na leader? So, nung naiisip mo yung ganon, bigla mong naisip, yung maduduplicate mula sa akin. Kaya nung nag-training, first thing na in-assignment mo sa sarili mo ay paano ba ako maging malupit? Kasi gusto ko makapag-duplicate na dito down the line, okay, ng mga malupit na kagaya ko. So ang gusto ko ma-duplicate again, malupit na kagaya ko. Okay, so ano ba yung ikaw? Okay ho? So actually, mga trainings natin, malaking tulong yung mga trainings, nasa URTV tayo. Nako, excuses na lang talaga kung hindi ka makakarami ng knowledge. Hindi ka makakarami ng kaalaman kasi po, iba-ibang trainings, iba-ibang trainers, iba-ibang speakers, iba-ibang leaders ang nagtutok. Para talaga bawat isa yun, matututo ka ho mula sa experiences namin lahat. Okay ho, so no way out na. Dahilan na po talaga na hindi ka dadami. Okay ho, dahilan na po na hindi ka dadami. Kasi, grabe na ho, buti na lang may Zoom. Okay, so grabe no, dahil sa pandemya nagkaroon ng URTV Live. So imaginein mo yung mga members natin, kaya sobrang, no? Oo, sobrang advantage talaga na nagkaroon na tayo ng ganyan. Kasi kung nasa abroad ang grupo mo, pwede mo na silang i-build. Maririnig na nila din kami. Okay, the iba-ibang leaders, maririnig na nila yung talk ng kanya-kanyang grupuhan. So palakpakan natin ang URTV. Okay, and syempre si Sir Ryan na nasa operation ng ating TV. Okay, so anyway, eto na, magsisimula na ho tayo. Sabi nung isa, ha? Magsisimula pa lang? Ayan tayo eh. Oo, gustong yumaman, ayaw mag-training. Nababagot. Okay, sabi nga dyan, no, yung kanina, di ba, nagpipicturan? Okay, may masipag yung magpicture. Mamanji, alam niyo, sabi ko, ganito siya. Yung picture, akala mo you are simply capturing the moment or picture with me. Alam mo ba, sabi ko, una, yung nagpipicture ka, lakasan ng loob. Nakakaya kayo magpapicture ng, ano, ng, di naman niya ako kilala. Pangalawa, yung pride mo. Sino ba siya? Di ba, hindi naman siya kagandahan. Ba't ako mapapicture? Okay, lamang lang siya ng isang ligo, char. Pinawi. Ganun kasi yon. It's some kind of yung pride mo na itabi mo. O, ganun yun. Kung artista nga, halos laglag brief, laglag panty ka. Artista! Dito, nawala ang voice mo nung artista. Diba? Di ka naman kilala nun. Di ka, papayamanin ka ba? Buti sana kung re-recruitin ka niya para maging artista din. Si, seryoso, di ba? Nagwawala na! Ay, grabe! Oo, oh, yung may asawang tao, nakalimutan niya may asawa siya. Tapos nung si Apnor,
Excuse me? Ganun po siya. Kinukwento ko para may ano ho. Pero ang effect naman, pagod up nakakapagod. Sa ito namang isa, eh up nor, nakakapagod ngumiti. Hmm? Pagyaman pa kayanin mo, umiti nga, hindi mo kaya. Ako talaga ever since I started. Tapos ikaw kapagod ngumiti. Man, sakit dito. Paano kaya yaman yan? Ano pa yung mga dahilan nito pa? Nakikita ng member mo sa online and other world na madami pala sila. Akala ko siya lang yung buang. Yun yung purpose. Kasi post ka ng post selfie, isa lang, ikaw lang mag-isa, dalawa lang kayo ni upline mo. Done meeting with upline. Sabi ng friend mo, alam mo yung dalawa na yan, sila lang dalawa buang. Wala naman akong nakikita na madami sila. Kaya nung sumelfie ka sa madami, grabe! Ay, madami pala silang buang, sama na ako! Ganun po kasi ang purpose. Madaming dahilan, promise. Ulitin ko, nawala yung hiya mo, nawala yung pride mo, natuto ka makisalamuha, dami niyang nagagawa, swear. Totoo lang. Eh, up, nagdadalawang isip ako. Nagdadalawang isip ka din humataw. Kasi ang tunay na buang, yan ba yung... Tara! Hindi na nag-isip! Kasi ito na, ah, siya yan, magpa-picture ako, hindi. Sige, tatimingin ko. Oh, wag na lang. Oo. Oh, tatimingin ko na lang mamaya. Hanggang sa, yan, attitude. Attitude. Oo, self-checking. Self-check, I mean, hindi ko naman ito kinukwento para asarin kayo. Sana makatulong. Oh, sana makatulong na tip. Hindi pa ako nasasabi. Ito yung isa. Alam ng upline mo na buang ka. At kapag nakita ng upline mo na buang ka, tututukan ka. Paano ka tutukan ng upline mo? Napaka, ay Diyos ko yung downline ko. Wala ka. Pero buang, halika, buang ka, halika. Tira tayo hataw. Okay, eh, Abnor, hindi naman ikaw tututok sa amin, ha? Ang upline mo, nag-o-observe yan. Nag-o-observe yung upline mo. Buang yung downline ko na yun. Tingnan mo. Diba? Hindi naman niya kilala yun. Hindi nga niya ka-line up yan, eh. Pero tingnan mo nandun, nagsisingit-singit. Ganun. Oo, angasan ho, ang pagyaman. At totoo lang. Okay? Are you learning? Yes! Magsisimula na talaga tayo. Ano oras? Asan ang ating slide? Pa-tissue naman dyan. Nandito po. I'm sorry. Okay. Ayun, ayun, ayay. Yan, sino yan? Oh. Okay, grabe ho. So tonight, okay, the training must begin. Okay? So grabe po ang ating speaker, walang iba po si Abnor Usop. Okay? The founder of Team Synergy. Ayan. Okay. So grabe talaga siya, no? Grabe. Ano kayo meron sa babaeng 'yan? Oo. Isang simpleng probinsyana. Okay? Oo, as of the moment, nakatira sa kanilang bundok. Oo, so ito siya ngayon. So ang pag-uusapan natin, of course, okay, deadly pitfalls. Deadly, nakakamatay. Okay, nakakamatay ng pangarap. Okay, so gusto mo bang buhayin ang pangarap mo? Okay, so this is the moment ho na kailangan mong malaman. Alam ko lagi niyo na itong naririnig, syempre. Lots of training na, lots of speakers na rin, syempre, ang ginagawa, pare-pareho lang naman yan. Okay, so syempre, the difference lang, siguro, we have different story, right? Ganun po siya. So, paano ba yung mga ganun? Ayun, actually, kanina, nasabi ko nga sa aking intro, ano ba yung mga dapat mong gagawin at yung mga hindi mo gagawin? Okay, so syempre for tonight, magpo-focus ho tayo sa ating mga hindi dapat nagagawin. And syempre, a simple slide na aking inanda. Ayan, okay, 9 deadly pitfalls of beginners in network marketing.
Okay? And ito ho, gusto ko sabihin, from the bottom of my heart, ano mo to, habang nakikinig ka, huwag kang makinig lang ng yung tenga mo lang ang nakikinig. Makinig ka with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kasi ho, even ang upline mo, hindi ho kayo isa, iisa ng uuwian mamaya. Okay, magkakasama man kayo mag-a-upline. Pero pagkagabi, okay, naghihiwa-hiwalay din. Tama? So yung baon mo, yung learning mo, sa'yo yan, ikaw yan, pagmamay-ari mo yan. Okay, na magagamit mo siya in achieving your dream through unified products and services. Okay po, so ito na, mag-i-slide tayo. Okay, grabe. Actually, nasimulan ko na yun kanina, pero mas lalo pa rin nating pag-uusapan, reinventing the wheel. Okay, so when we say reinventing the wheel, ayun na actually, reinvent. Okay, nandun na yung mga keyword actually. Okay, pero syempre, ang gusto kasi nating mangyari, magiging mas clear, mas magiging malinaw and straight from us, straight from other trainers, kung ano ba talaga upline yung tinatawag na reinventing the wheel. Okay ho? Sorry. Okay po. Now, ganito po siya. Every one of us, okay, sometimes talaga, in kanya-kanyang team, okay, may kanya-kanyang sistema yan. Lahat ho ng sistema, una, effective. Hindi naman kasi ituturo ng trainer, ng upline, ng grand upline nyo yan, kung hindi effective. Okay, so ibig sabihin nito, kung ano yung sinabi, yun yung gagawin. Pag sinabing kaliwa, kakaliwa. Pag sinabing kakanan, kakanan tayo. Individual nung una, ikaw lang mag-isa. But because meron ka ng mga members, okay, dapat, it should be, kung ano yung ginawa mo, na sinabi ng upline mo, yun din ang gagawin nitong left and right na organization mo. Okay ho, ulitin ko, yung upline mo or ikaw mismo, nagtry mo na or nagawa mo na na naparami mo yung sarili mo. So all you need to do ay itatanong mo kay upline, paano ka dumami? And try to be specific pag magtanong ka. Ano yung ginawa mong una bago ka dumami? Nakaranas ka din ba ng rejection? Nor, kailangan ba magtanong? Yes. Minsan kasi sa sobrang bait mo, naghintay ka lang kung anong sinabi ni upline. Magtatanong, hindi ho masama ang magtanong. Opo. Isa 'yan sa mga ano. Ako kasi dati ako. May attitude akong ganun. Meron akong itanong, pero yung kind and polite naman na tanong. May gusto akong itanong, sagutin mo 'to na maayos sa plan. Si Chimi, alam ko na 'yan. Ang linya niyan, 'di ba usually ano? O ganun 'yun maglambing pag may mga itatanong kasi parang feeling mo baka napapagod na si upline kakasagot, baka busy na si upline kakasagot. So I'm asking a favor, 'yun yung gesture niya. Chim, may magtatawanan kami. Kasi syempre be polite. Pangit naman ng May tanong ako. 'Di ba? So, may gusto akong itanong. Ganun siya. Kasi gusto mong matutunan kung paano niya ginawa. And syempre, basically, when building a network, lagi namang sinasabi namin yan, you need your upline. Your upline is your trainer. Your upline is your mentor. Okay? Para maririnig mo kung ano yung dapat mong marinig. Doon sa sistema ng pagpaparami.
Ganun po kasi yun eh. Actually, wala hong malinaw ito na sagot ha. Oho, walang malinaw ito akong isasagot kung ano yung dapat na gagawin mo. Because ang nakakaalam po kasi niyan ay ang iyong upline. Or yung team na kung saan ka nabilong. Kung paano sila dumadami. And ang gagawin naman yung upline mo kasi, makikinig din yan. Sa Luis, sa example, nag-talk si upline Nor. Alam, kakatuwa, no, meeting tayo. Yung ginawa ni upline Nor, no, effective yun. Kasi siyempre si up Nor, ano na yan? Kahit lumaki na yung network niyan, kaya kukopyahin natin yung ginawa. Upline, saan dun yung kukopyahin natin? Yung ginawang araw ang gabi, ha? Hindi yung ginawang gabi yung araw, ha? O, di ba yung mga ganon? Ganon kasi yun. Ibig sabihin nito, mangungopya ka kung ano yung sistema, paano lumaki ang network ng mga lumaki ang network. Ganun po yung sagot. Malinaw, klaro? Okay. So, some, ano pa ba? Ano pa ba yung mga ibang bagay na dapat mong ano? Dapat mong kuan? Ano kasi siya eh? Base talaga sa akin na experience, basta kung ako to, sobrang napakamasunurin ng aking mga members. Weh. True? Okay. Hindi, ano lang ho talaga, pinagpala lang ho talaga. Ako, ikaw, minalas-malas ka. Yung member mo, tigas ulo, char. Hindi, joke lang. Hindi, nasa ano yan? Nasa bait mo yan. Oh my God. Hindi, seryoso. It's a power of teamwork. Okay? Sa power of teamwork, kung paano kayo nagtutulungan to come up or to end up with your goal. Okay ho? Kasi may goal kayo eh. Okay? So rather, ang gagawin mo na lang, again, kukopyahin mo kung sino yung mga tao na dumami at naging successful sa ganitong industry. So actually, akala nyo yung kani-kani-kanina pa na nagkukwento lang ako? Akala nyo yung nagtitrip-trip lang ako? Ganun lang ako talaga ako mag-training. Nang titrip lang ng salita, pero ang totoo, pag titingi-tingi ka, wala kang naintindihan. Ah, nagtitraining na pala si Upnor noon? Ay, power! Oo, kanina ko pa sinasabi ito, ha? Ganun po siya. Okay, kabisado na yan ng iba. Kabisado na yun ng iba na, oh, nagkukwento lang yan, pero yan na yan. Oo. Okay, ganun po siya. So, ano po, again, pag nalilito ka kung ano yung gagawin mo sa sistema na yan, okay, sa gagawin, yun po yung upline mo. Ang, I mean, doon mo, doon magiging, ano, doon mo gagamitin, pangit naman ng term, okay? Doon kapaki-pakinabang, okay? Doon magiging ano, I mean, doon mo, yung upline mo yung ano, makakagawa nung tulong na yun sa iyo. Upnor, question mark pa rin. Malalaman mo kung hindi ka nag-re-reinvent. Gagawin mo yung sinabi ko na you go to your upline. Mamaya na naman ito, bye. Bye, up! See you, mwa-mwa. Yan na naman tayo. Kakasabi lang ni upline. You need to go to your upline. Malinaw po, klaro? Yun po kasi yung isang sistema. O ito pa, bigyan pa kita ng tip. Hanggat hindi umuwi si upline, hindi ka dapat umuwi. Ha? Upline naman! Diyos ko, inabot ka na nga ng one day dito, hindi mo pa kinayang yung 2 hours, 3 hours? Umaga ang uwian. Oo, alauna ng umaga, di ba? Alauna, ganun. Okay? Yun po kasi yun. Okay, ulitin ko ah. Hindi ka uuwi hanggat hindi umuwi ang upline. At pagkatapos ng training na to, umuwi ka na, nandito pa si upline. Basic. Tapos balik tapos ang ugali mo naman ganito, naku, hindi up nor, nandito nga ako araw-araw. No. You need to follow the system. Are you learning po? Yes. Hindi mo pwedeng idahilan sa akin na nandito ka naman araw-araw kasi ang sinabi ni upline, hindi ka uuwi hanggat hindi pa umuuwi si upline. Sige ha, masyado namang ano yung kuan, yung tawag niyan? Ano ng korte, masyado mabigat. Sige ganito.
hanggat hindi ka nagpapaalam kung pwede na ba akong umuwi upline. O medyo magaan? Kasi kanina para bang grabe siya. Oo, ang bigat nung ano. Oo, ang bigat nung, ano nga ang tawag niya sa korte? Hatol, ang bigat nung hatol. Oo, kaya alam mo dati nung kahit na sila, kahit na yung mga leaders ko, oo, ano yan, hanggat hindi ka nakapagpaalam, yung umalis ka, hindi ka nagpaalam sa akin, huwag mo akong kausapin uli. Joke lang, pero totoo. Hindi, seryoso. Kasi, kung gaano ka kaseryoso, yung burning desire mo na yayaman, ano eh, kasi gusto ko talaga yayaman na ako. Gusto ko lalaki yung network ko. Okay? May iba nga akong mga uwi ka na. Hindi. O mga panggulo din. O, nanggulo kayo, malmayos ka sa harapan ko. Eh, upline. O, ganun. Ganun yung mga tumatama. Okay. Kaya may mga pagmumukha dito na ako, ewan ko dalo. Yung talagang wala akong ligtas. Okay. Ganun po yun. Are you learning? Eh, up nor! Itong sinasamahan ko, wala pa namang leader. I mean, wala pa namang resulta. It's not about resulta ng upline. It's about you, your attitude. Yes. Ganun kasi yun. Always remember, ikaw din wala ka pang resulta. What if yun din ang sasabihin mo ng member mo sa'yo? Sige nga. See? So be kind to animals. Ganun po yun. See? Ganun po yun. Ano lang to? Kanya-kanyang timing lang. Kung ikaw ngayon ang susunod, maniwala ka. Dami na nila! Grabe to sila. Yun na po yung payaman ka na, ha? Hanggat wala pang gumagawa nun sa'yo. Grabe ho. Power, power pa lang yan. Real talk ho tayo, mga sir, mga ma'am. Nagsayang na ho kayo ng time. And piling-pili kayo na umatay ng training na to, I believe. Siguro kung may bagong pay-in man dito, isa, dalawa. Okay? Gawin mo na! Okay? Taya na! Bet pati pato, sabi nga ni Press Money. Okay, bahala na yung asawa ko, magagalit. Basta hindi ako uwi, dati sinabi ni upline. Bet pati pato, yun! Itaya mo na yung asawa mo! Pagyaman o yung asawa ko? Stoy! Baka kakagalitan ako mga asawa nyo. Joke lang po yun ha, sa mga nasa URTV. Oo. Alam mo ba, sila Angeli, kasi si Chimmy kasi, jowa pa lang sila ni Moises. So wala pang karapatang magpalayas yun, pero wag ka. Si Angeli at saka si Marvy, inuwi talaga literal. Sabi ko, tiis lang. Pag ikaw magkakotse, sino ba magdadrive? Pwede bang... Di, alis na ako. Diyan ka lang. Wala namang ganun. Asawa mo yun eh. Pinakamamahal mong asawa mo. Di mo naman kakayanin yun. Iiwanan mo. Tama o tama? Aba, yung mga asawa nila, tiyan. Yun ang mga driver na rin nila. Sarap ng buhay! Pero seryoso ho. Inuwi talaga nila sa nanay. Kasi, naku Diyos ko, ikaw ba naman kasi? Asawa, umuwi si Angeli alas 11. Kasi mula sa Jensen, Pulumulok. That is a 15 minutes town away to Jensen. So alam ko naman actually na may mga asawa sila. Siyempre hindi naman ako sisira ng pamilya, no? Oo. Alam ko na yan na pauuwin ko na sila ng between 9 to 10. Jensen. Okay? Kasi magkaiba naman po yung buhay probinsya at saka dito. So pauwi, sabi ko uwi na kayo, uwi na. Sige, 9 to 10. Like that. Eh ang problema pagdating sa terminal, kaalis lang nung van. Message sila sa akin, ano, kaalis lang nung van. Eh, ilan pa lang yung nandyan sa terminal? Eh, wala kami mga pera, wala man kami pangpakyaw, wala man kami, may taxi naman. We can't afford! Oo! Sino bang kasama? Sino ba pasahero pa dyan? Ako pa lang isa. Ay, utang na loob, nakauwi, alauna na. Ikaw ba naman ang asawa? Matutuwa ka, alauna umuwi asawa mo na never niyang ginawa sa buong buhay niya? Sige nga. Sige nga. O galit. Tiisin nyo lang. Tiis lang. Okay? Tiis lang. Hindi naman kayo iiwanan niya. Mga mahal kayo niyan. Galit lang yan. Galit lang yan. Oo, mahal na mahal kayo niyan. Kala mo lang yan.
Yung inuwi-uwi ka, tawag yung nangyari talaga. Pag ganyan na talaga, na hindi ka na talaga napipigilan dyan sa ginagawa mo, doon ka muna kay na mama mo. Di ba sila, Angeli? See? Sabi ko, tuloy lang. Mas kailangan yung galingan. Kasi, G, it's between yung gusto ng asawa mo or pangarap mo para sa pamilya mo. Hanggat wala kang ginagawang masama. Sa una, yes, it can be yung asawa mo. Hindi niya nakikita yung nakikita mo. Pero pasaan ba? Okay, kailangan mo lang kumita. Kasi pag nakita ng asawa mo, palibre naman pa Jollibee. Oh, di ba? Oh. Ganun lang yun! Ah, kala nyo ah. Oo. Okay. So ano po siya? Now, ganito po. Actually, grabe ho yung mga panahon na yun na hindi talaga uuwi hanggat una, hindi ko sinasabi, uwi na tayo. Pangalawa, hanggat hindi ka nagpaalam na uuwi na ako. Kasi sasabihin ko naman eh, okay, uwi na ako, wag mo na, may pag-usapan pa tayo. Ka-stress? Pasalamat ka, pinaplano ka ng apply mo. Di ba dapat tuwang-tuwa ka? Alam nyo po ba para i-build to, kala nyo madali? Oh my God! Hindi ho biro yan! So imaginein mo, magstay ka para ipaplano ka ng apply mo? Okay? So you must be so thankful na may isang tao na totally stranger sa iyo. Yet, pinaplano ang buhay mo. Yung kapatid mo nga, yung nanay mo, yung pinsan mo, yung best friend mo, never niyang pinlano ang pangarap mo, ang pinlano niya, kailan tayo mag-iinuman? Pre, may plano ako pre. Ano? Inuman tayo? Birthday? Ang ganda ng plano mo, pre! Tawag-tawa si sir. Kasi, di ba? Isipin mo sa mga anong bagay, sa kasiyahan, pinlano ka ng kaibigan mo. Okay. So ano po siya? So again, sundin nyo lang po kung ano yung mga ginagawa ng mga taong nagkaresulta. In short, kailangan ho dito certified kang uto-uto. Kasi ho, even sa mga leaders ko, sa mga members ko, not only sa inyo, hindi ko yan sinasabi kung ano ang mga dapat mo nang gagawin. I mean, isa-isa nating sasabihin at pag-uusapan yan. Up, no, wala akong tiyaga dyan sa pang-araw-araw. Tabi. See? Kaya pala siya tinawag na Iron Lady. Kasi gusto nating yayaman. Hindi naman tayo dito nagtutropa-tropahan lang. Gusto mo tropa-tropa lang? Real talk. Hindi naman tayo dito nagpunta para magbanding lang, magkwentuhan, tropa-tropa. See? Yun po, ganun ho ang attitude ko. Ganun po yung attitude ko. Some may hate, but always remember, ang bait mo kaya, ba't nawalan ka din ng member? Ano? Halos nga paliguan ko na yung member ko. Ako na nga susubo pa. Kain ka. Kape, paano gusto mo pa kape? O may bread pa dito? Chicken joy, gusto mo pa? Oo, di ba? Binaitan mo na't lahat, iniwan ka rin nga. Sabi ko dito tayo. Oo, nararanasan. And lahat tayo nakakaranas doon. Believe me, eagle is always an eagle. Kahit anong pagdadaanan yan, mula sa iyo, mula sa panahon, mula sa ulan, mula sa init, mula sa hagupit mo upline, sa pagsuod ng sistema, makakasunod siya. It's because one thing ang gusto niyang mangyari, gusto niyang magkaresulta. Are you learning? Yes! Okay. So, may mga, yun nga, again, sinabi ni upline mo na ganito ka, kaliwa, ginawa mo, kumanan ka. Laging kontra ba? Okay? Kaya, self-check lang. Oo, hindi naman ho kami nandito para manabon. Hindi ho kami nandito para asarin ka. Nandito ho kami para maitama mo. Kasi ho, nagsimula din kami dyan. Okay? Nagsimula din kami dyan na hindi mo yun, hindi ganun ang reaction mo, sorry, dahil bad ka.
hindi mo alam na ganun pala ang dapat mong gagawin. Klaro? Okay, so from now on, sabi ni upline, ganito, nako, hintayin nyo po. 2 to 3 years from now, isa ako sa mga kwento na inaabangan sa Unified. Dapat ganun ka. Kasi ngayon, I mean, because of the progress, yung learning mo day by day, isa ka sa mga umaten ng training ngayon, and the last day, and the last day, and the last day, and the last day, di mo na mamalayan, punong-punong-puno na yung salop mo. Umaapaw na, at kapag yan umapaw, bingo. Sa punong-puno ka na ng learnings, yan na yan. And always remember din po na maraming nagkaroon na ng members. Nagkaroon ka na ba ng pay-in? Hindi mo alam kung anong gagawin sa kanila. Naranasan? Yes. Kaya nung nagkaroon ka na ng member, saka ka nag-learn? Yes. Bago ka nag-learn, nawalan ka. So, kailangan pala talaga magkamali, no? Tama. Di ba? Kaya ito, eto na, mga uplines, i-relay mo to sa member mo, ha? Okay? Bago ka magparami. In fact, bago ka magkaroon ng member, bago ka magkaroon ng pay-in, aralin mo muna. Balik-balik ka muna sa training. Kasi the moment na meron ka ng isang recruit, pag ready ka, pwedeng maging agila yan. Ganun po siya. Okay? Kaya lamang ang nagle-learn. Okay ho? Just be, actually, pride mo lang yun eh, tatabi mo eh. Kasi the moment na tinabi mo yung pride mo, you will learn, definitely you will learn. Hindi ka lang nakinig. Kasi iba yung listen, nakinig, and learn. Nakinig ka lang, pero hindi mo natutunan. Okay? So kaya siya GLLA. You need to listen to learn. Because some is just learning, not listening. Yung iba naman, just listening, but not learning at all. English yun, ah. Okay. Reinventing the wheel. Next, slide tayo. Tama ba? Enough ba? Sapat ba yung mga nasabi ko dyan? Actually, daming pag-uusap. Kung yun lang yung topic natin, baka hanggang alauna, isang topic lang, no? Kaya, syempre, okay, eto na. Okay, sir, kahirap basahin na, no? Procrastination. Okay. So, procrastination. Okay, manya na habit. Mamaya na habit. Mamaya pupuntahan ko yung prospect. Okay? Puro mamaya. Mamaya na. Yung mga ito ho, from the bottom of my heart. Gusto ko tong sabihin sa iyo. Kung ano yung naiisip mo, promise, gawin mo na that moment. Ulitin ko ha. Kung ano yung naiisip mo, gawin mo na that moment. Kung gusto mo ng kape, timpla ka na agad. Kasi minsan, ay kanina gusto ko ng kape, gabi na, hindi na ako nakapagkape, dinner na. Ranas? Pero kanina na iniisip mo, gusto mo kape. Okay? Oh, nararanasan. Oo. Okay? So ano po siya? Kung gusto mong tawagan ang member mo, ngayon na. Maya tawagan ko yung member mo, eh may dumating bisita. Eh ngayon pa, tatatatat, ganun ka pa. May dumating mga bisita ng tita mo lang, ay, tita, I miss you, ganito. Hindi na natawagan ng member. Bukas uli, may bukas pa naman. Ganun tayo eh. You see? So, eto, naku po, di ko alam kung mabubuksan lang yung puso ko, ito talaga yung gusto kong sabihin. Ulitin ko, kung ano yung naiisip mo, okay? Kung naiisip mong nasi CR ka, punta ka na CR, baka may ano pang mangyayari. Pandamay mo pa yung katabi mo. Oo, mapupoison mo pa yung katabi mo. Oh, okay, joke time lang. Okay, ganun po siya. Gawin mo na kaagad. Whatever, magpo-prospecting, go! Oh, mag-i-invite ako, go! Magpe-present ako, go! Okay, kailangan ko may presentation at this moment. Yung prospect ko na nakachika ko na, tawagan ko nga uli, baka ready na siya ngayon. Kasi ang naiisip ko, kailangan meron akong gagawin presentation ngayong oras na to. Okay? Ang tawag po dahil time blocking. When we say time block, naiisip mo na
kung ano yung gagawin mo 2 hours after. Ganito, kumakain, kain. Anong gagawin ko after 2 hours? Kung kumakain ka ng alas 12, anong gagawin ko ng alas 2? Okay, magme-merienda. Sa club, no? Yun ang naiisip uli. Merienda na. Ano kaya pang dinner? Huwag ka na mangarap. Kumain ka na lang ng kumain. Okay. So, ganun po siya. Very effective. Pag alas 2, ang sinabi ko kanina, alas 2, dapat nakarating na ako dun sa mga prospect. Or presentation ko, or invite ko, or punta ako kay apply na what you do. Alas 2, kaharap ko na si ganito. At 4 o'clock, nasaan ako dapat? O, nandito pa rin ako kay upline or sa office? Yes. Whatever. Nandito pa rin ako sa office at 4 o'clock. At least alam mo anong nasan ka after 2 hours. Kasi hindi mo na mamalayan, ito na. Nagpunta ka alas 2. Okay? Nagpunta ka kay kamarites mo na downline. Nagmarites lang pala kayo. Uy! Ay, upline! Nandito ka! Nag-follow up si upline. Tuwang-tuwa ka. Abay, ginawa nyo maghapon nagkwentuhan. Pero kung naka-time block, okay, alas 9, 11, nagkukwentuhan pa rin kami. Okay lang. Kasi na-miss nyo isa't isa. Pero alas 2, dapat tulog na ako nun. Eh, tama naman. Kasi bakit kinabukasan, may lakad ka pa. O kaya at alas 2, meron akong Saudi. So at 12, go up, kwentuhan tayo. Up, 2 p.m., 2 a.m., meron akong kausap. Okay. At 4 o'clock, alas 2 na, at 4 o'clock, syempre tulog ka na. Baka masombi ka na nun. Oo, hindi pa rin, may gagawin pa rin ako ng 4 o'clock. It's okay. At least at 6 o'clock, tulog ka. Are you learning? Yes! Ganun po iyon. Kasi kung hindi mo i-manage, akala mo lang busy ka. Akala mo lang dami mong ginagawa. Akala mo lang humahataw ka. Pero ang totoo, productive ba yung ginawa mo? Baka naman umaga hanggang hapon nagkwentuhan lang kayo ni upline. I mean, whatever ang ginawa mo. Okay? So time management. Okay? Kaya ako example, may bago akong ka-pay-in, ka-chika ko siya, kakwento ko siya. Ano? Ma'am, usap tayo uli, ha? Oo, titingnan ko. Mamamaya, kasi meron akong lakad na, by 2. Pero kung nandito ka pa at 4 o'clock, babalik naman ako dito. Lahat yan, round the clock. Hindi sinasabing tumodo ka 24 rounds. Ano na, 24 hours, kailangan humahataw ka. You need to manage, saan ka namamahinga? Saan ka kumaka? Ganun yun. Humahataw tayo ngayon at 2 o'clock, kakain ako. Alam mo bakit? Ganito po nangyari. Diyos ko karanasan. Hindi ko inulit kailanman. May kausap ako ng 10. Okay? Meron akong kausap din ng, may next din na talk. Mga 11 like that. So, syempre, di ba nakapag-commit? Nandun na ako, takbo ako sa isang event, isang meeting. Alam mo, yung paningin ko sa kliyente, manok. Hindi ako nakakapapayin. Wala ako sa wisyo. Oo. Sabi ko, hindi ko to ulitin. Wala ho akong power na magpapayin. Ikaw ba naman ang gutom? Sino yan? Kaya, kailangan mong mag-time block. May kausap ako ng 10. Kakain ako ng ano, ha? Okay, schedule ko yung talk ko ng ganito. Promise. Yung power na power ka, sa sobrang kapaweran mo, hindi na na-organize. So, ang dulo po rin noon, tabla-tabla. Kaharap mga yung prospect, di mo na mapayin. Eh, kasi ano eh. Tapos ito na, sige na, bilisan na natin kasi na ano na, nagugutom na talaga ako. Opo ma, oo! Oo po, oo! Sige mama, ganyan. Okay, so it should be the prospect. Siyempre, kailangan mo siyang upuan. Okay, dahil nung una, ayaw na ayaw niya pa makipag-usap sa'yo. Di ba ganun? Di ba ganun ka? Okay, pero nung napapower ka na, nung naiintindihan mo na yung negosyo, utang na loob, sabi mo, di ba, yung prospect ko ayaw nang tumayo. O, di ba naranasan? Alam mo, kung hindi mo pa naranasan yan, hindi ka effective na speaker, ha? Ha?
Oo, oh, alams na. Okay, kasi po, naku, wala naman hong halong yabang. Ilang beses ko naranasan. Di, seryoso. Oo, ito na yung prospect. Ma, mag-uusap po tayo, pag-uusapan na sabi ng prospect. Madali lang ba yan? Ay, maldita si ate. Yes po, oo, madali lang po ito. Siyempre, ngiti-ngiti. Oo, keep the point. Ma, mabilis lang po ito, bigyan mo lang ako 20 minutes, matatapos po ito. Siyempre, table talk lang naman yun, ganito lang naman. Kamay-kamay nga lang, matatapos, hindi pa ang tama. Okay, ito na. Eh, di ba, ginagalingan mo kasi nakakainis. Okay, di ba, negative, pero sige, lalo kang nangigigil, tama? Oo, ganun pa naman ugali ko. Pag negative kaharap ko, gumagaling ako. Oo, kasi kapag positive na, o positive na pala, ano pa pag-uusapan? Magpipayin na yan. O, ano pa pag-uusapan namin? Magpipayin na pala. Kaya pag may member ako, ah, may pakausap ako positive. Ba't ko pa kakausapin? At may pakausap ako negatively ka. So good. Kasi negative. Sige nga, usap tayo. Bakit ka negative, Char? Joke lang. Lalo ako nagigigil. Nagiging iba yung aura ko kapag negative. Unang tingin ko pa lang. Sige, tingnan natin ang negative. Hi, ma'am. Hello. Di ba, unang-unang ngingiti. Hi, hello, full ngiti. O, ganun. Siyempre, kalma ka. I mean, yun na, yung ano, yung ayaw. Mabilis lang ba yan? Ganun naman mga prospect. Kasi mahalaga yung oras. Pero dahil ginalingan mo utang na lo, sabi ko 2 hours na, ayun ang tumawyo ni madam. Kasi ho, sa sobra, dahil nga, oh, of course, syempre, you need to act like, ano, magiging likable ka. Okay, very, ano ka, very informative. Oo. Ano pa ba? Ang tawag nito, bibo ka, syempre. Oo, kasi kung malungkutin ka, negative na nga. Malditahin na nga, tapos malungkutin ka pa, eh talaga namang, oo. Oo, so siyempre, kailangan galingan mo. Oo, yung boses, baka naman, hello ma'am, yung ano po, yung ito po yung negosyo. Hi ma'am, hello ma'am, ito po yung negosyo na ipepresent ko sa iyo. Oo, ganun po talaga ako. Kahit nung bago ako, kala nyo ngayon lang to, ginalingan ko talaga ma'am. Oo, ginalingan ko. Tapos di ko pa memorize, ano ba yung mga ano natin, legalities? Kopya-kopya. Ma'am, ito po yung legalities natin, ganito, meron po tayong sec. Sabi ko, ano ba itong sec? Pati sec, di ko pa nga memorize eh. Oo, ano nga, babasahin ko, may module, may kopya. Di ba may flyer? Oo, ganun ang sikreto ko. Kaya pag mga baguhan, ganda nga sa atin ngayon, may PowerPoint na. Oo, so kapag offline, ganun gagawin nyo. Okay, para ang sec ho, baka biglang may tanong. Ano ba yung meaning ng sec? Hindi mo masagot, patay tayo niyan. No. Kaya ako talaga, lagi akong handa talagang. Ito po yung ano natin, legalities pack. Ito po yung negosyo, di kinukopya. Tama? Ginagalingan mo lang. Okay? So again, yun na nga. Ano siya? Saan napunta yung topic natin? Okay? Nag-connect lang siya doon. Okay, so nag-connect lang siya doon na lagi lang ano, itabi mo yung ganung attitude kasi bad attitude siya eh. Oo, yung laging mamaya na lang, promise, yung bukas na lang. Wala hong katapusan ng bukas. Pag bukas uli, another bukas uli yun. So kaya siya naging habit mo na bukas na. Bukas na and bukas na. Okay? So again, ano yung dapat na gagawin mo for today? Huwag kang papayag na isa lang or dalawa, yung nagawa mo. Dapat sobrang dami ng nagawa mo for today. Why? Nagmamadali ka, nalalaki na ng bongga ang iyong network. Okay? So tama na yung pagiging mabagal. Bibilisan na natin this time. Ready na ba kayo na bibilisan natin ang iyong network? Yes! So dapat claim mo na yan. Okay? So are you learning po? Natututo ba? Okay? So grabe. Ayun, small time attitude. Okay? It's okay, girl. Oo, it's okay na ganun yung mindset mo. Because lahat ho tayo ay hinubog lang din. Opo, akala nyo, minsan akala nyo, eh ikaw yan up, Nori. No. Dati ho, nung napresentahan ako, nung sinabi din ng speaker yung pangarap, yung car, yung house and lot, sa totoo lang po hindi rin siya ma-digest ng utak ko. Hindi ako, because unang-una, hindi naman po ako lumaki sa mayaman na pamilya. I mean,
hindi mag-ara yung bahay namin, wala kaming kotse paglabas ng bahay, yung bahay namin simpleng bahay, yung bakod namin kawayan, meron naman kaming sasakyan, tricycle. Tricycle ng tatay ko. So in short, hindi rin ako big time mag-isip. Okay? Because may pangarap ka, may gusto kang marating, pero you act like ika nga eh, kung ano yung nandyan. Ang tawag kasi doon, being kind. Kasi pangit naman nung simple ka nga lang, di naman kayo mayaman, pero astang mayaman ka. Mas pangit din. Kaya basically, ganun tayo. Kung ano lang yung meron, yun lang din yung attitude mo. So from now on, okay, na naturuan ka na, okay, hindi pala masama, okay lang, kung walang unified, walang kumpanya na tutulong sa'yo, siguro sabihin na natin, behave ka. Okay? Pero nung meron ng kumpanya na tutulong sa'yo, babaguhin mo na ngayon ang mindset mo. Okay? Dati from a poor mindset, ngayon, rich mindset ka na. Oo. Ang sinasabi mo dati, okay na yung ito lang yung sasakyan ko, may motor ako. Oo. So this time, naku, okay yung motor. Pero mas maganda pa rin yung meron kang four wheels. Oo. Kasi ang matindi nito, naalala ko nga yung sinasabi dati sa training na, kapag nandun ka sa taas, pwede kang bumaba. Pero pag nasa baba ka, gusto mo man na nasa taas ka, wala kang magawa, hindi mo magawa kasi wala kang pera. And alam nyo ho, huwag kayong magtaka ganito sa mga nakakakilala sa akin. Up north, nangyari sa pagmumukha, nangitim ng buhok, nagpa-tansure. Okay, hindi ho talaga ako maputi, pero talagang nangitim ako. It's because, eto na ko, yan yung salary ni. Oo. Hindi kasi ho, ano, ang tawag niyan, kumuha siya ng motor. Ngayon ang nangyari, nagkataon din na doon sa amin, kasi sa baryo ho kami nakatira. Sa aming, sa farm lot. Actually, magkalapit lang yung family farm lot namin. So doon kami nagano, during pandemia, doon kami, pandemic house yung bahay namin. And singit ko ng kwento, kakatuwa kasi, can you imagine, during the pandemic, everyone is nagpapanik. But because of unified, nagpatayo kami ng bahay. Palakpakan natin. Amazing. Super. I humbly say amazing. Promise. Grabe ho. Imaginin mo. Malungkot yung sitwasyon na dumaan eh, nung lumipas na mga taon. Pero nung mga panahon na yon, hindi naman siya ganun kalaking bahay. Pero nagawa mo eh. I mean, you have the savings, you have the pera na magpatayo tayo ditong bahay. It's, hindi siya simpleng gawin eh. Oo, sa panahon ng ganung sitwasyon, totoo lang. Pero dahil nagstay kami sa farm, okay, usap kami, okay, patayo tayong bahay. You see? Okay, ang nakakatuwa pa nito, basta grabe. Okay, daming plans na nangyayari. Okay, so anyway, saan ba ako naputol kanina? Siningit ko yung kwento. Sige nga. Sino nagsulat? May assignment, may exam tayo mamaya. Poor mindset. Okay, now, babaguhin mo yung mindset mo, okay, for ito na yung motor. Ito pala yun. Nung nagmotor kami, feel na feel mo ang magmotor. Nung una talaga namang nagagalit ako. Kasi na ano kaya ako, napahilot pa kaya ako niyan. Umayos ka magmotor! malikot ako. Nilagnat ako minsan. Seryoso. Oo. Ang nangyari ho kasi, yung ano namin, yung kalsada, alam mo naman ang Pilipinas, only in the Philippines, simentong maayos, binakbak, para ayusin uli. Okay, so ang nangyari ho, although meron din naman na, hindi naman din maayos-ayos, pero I think, ilang years ba yun? Inaayos, binakbak uli, etc. So in short, hindi nakakadaan si Batman yung aming BMW. So okay lang naman, nagmumotor ka, pero pagdating mo ng bahay, nakapark BMW, no? Okay lang, no?
Oo, yung tipong hangin na hangin ka, init na init ka. Pero nung parating ka na ng bahay, nakita mo naman si Batman, wala yung init na yan. Oo, see? So yun po yung sinasabi na pwede kang bumaba. Okay? Pero hindi ka pwedeng umakyat. I mean, kung walang pera. Okay? Yun yung advantage. Okay? So, hanggang sa'yo na nga. Okay, actually, baka nga pag-uwi namin, malapit na yung matatapos. So, okay na yung dadaan si ano. At ang nakakatuwa, di ba makyat yung gas? At tuwang-tuwa naman ako. Kasi nag-compute ako, alam, nakakasave kayo. Okay, negosyante. Oo, pero actually, pag minsan nabutan kami ulan, umiiyak ako. Oo, oh, siya yung pinapagal. Inulantami. Ito pagawa nga natin. Wala nga. Karsada na yan eh. Oo, yung ganun siya. Okay. Grabe talaga. Oh, pero nakakatuwa siya. Alam mo yung tipong nahihirapan ka, pero sarap pa rin ang buhay. Yes. Ganun siya. Okay, so anyway, proceed. Small time attitude. Baguhin mo na yung mindset mo. Attitude. Masyado kang pa-demure. Mahinhin ba? Ganito. Baguhin mo na, kailangan nagwawala ka na. Joke lang. Okay. Ibig lang sabihin nito, bibigyan mo ng energy yung katawan mo. Okay, kailangan pag nagkilos ka, hi up, line, good morning. Hi up, good morning. Alam nyo, eto na, Jensen office. Eh, grabe ako kamahiyain. Sabi ko, ano kayong gagawin ko para pagdating ko dun sa kanila, yung mga kapwa ko din member, ano kayong gagawin? Sabi daw kasi kailangan daw magiging ganito, babaguhin yung sarili. O, yung ganun, ako yung nag-a-assess ng sarili ko. Oo, wag mo nang hintayin upline pa mag-a-assess sa'yo, baka masasaktan ka pa. Tama naman. Alam mo, ikaw, mahiyain ka. O, diba? Si upline naman, wala namang dire-diretsang magsabi. Di man lang dinahandahan. Ayusin mo nga yung ano mo. Okay? Kaya ikaw na yung mag-a-assess sa sarili mo, mas mabuti pa. Oo. Sa totoo lang, babaguhin mo yung galaw. Kaya alam mo dati nung ano, yung ganyan yung door. Okay, mahiyain ako. Pag nandyan yung mga members na, iyang-iyan na ako mag-ano, alos ayokong marinig yung boses ko. Sabi ko, once and for all. Kailangan ko na matuto. Ito na, pagbukas ko ng door. Ganyan, door. Good morning! Sabi nila lahat, ay, si Nor yun. Kinabukasan uli. Medyo, tapos yung hiya ako nun. Sabi ko, at least nagawa ako na. Kinabukasan uli. Good morning! Hanggang sa nasanay na ako na ganun yung way ko. This is I am today. Okay. Napapractice po yan. At skills po yan. Kala mo kasi ang skills ang mag-prospecting, mag-invite, mag-present, mag-closing, mag-follow up. Okay. Ay, no, power ng apply nyo. Grabing galaw. Oo. Tapos ako dati ito. Di ba sa classroom? Di ba tayo? Sobra talaga akong napakahinhin ko talaga. Yung tipong gaganon lang, hiya ako. Oo. Pero nung kailangan kong kumatutong kumilos, ano na, gumagalaw na yung katawan ko. O sige nga, galaw-galaw nga. O sige, galaw-galaw. Galaw-galaw. Okay. Oo. Kasi yung mga... Oo. Mahihirapan tayo palakihin to. Sige ka. Oh. Okay. Kaya galaw-galaw. Galaw-galaw katawan. Kembot-kembot. Oo. Why? Lagi kong sinasample. Up Nor, mahirap yung pinapagawa mo. Sige, maging pokwang ka, yayaman ka, payag ka? Oo! Magiging ay-ay dila sa alas ka. Anong gagawin ni ay-ay? Ewan ko na lang, imaginein mo na, ayokong i-demo dito. Anong ginagawa ni pokwang? Mayaman, hindi? O ano? Ikaw, aarti-arti pa? Yung mga kagandahan nga, kung ano-ano pinagagawa nila sa showbiz? Ba't wala silang arte? Gusto nila kumita, mga mukhang pera. Eh ikaw, hindi ka mukhang pera? Joke lang. Okay, siyempre naman, gusto natin ng pera. So in short, kung ano yung kailangan na move, okay,
Because unang-una ho, sir, ma'am, you will be leading a network. You will be leading a people. Dapat ang ikaw kasi yung model nila. Ikaw yung tinitingnan nila. Ikaw yung tinitingala nila. So dapat nakikita nila sa'yo yung kilos ng isang leader. Yung kilos ng isang leader, excited, bibo, buang, okay, very determined, very decisive, very excited, I'm sorry, okay, very energetic. Kasi paano ka susunod sa isang leader na very lousy, hindi mo halos naririnig na sasalita, sige nga, lagay mo sarili mo. Paano ka sasama? So kaya ba na from now on, you can rock on the stage? Yes! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kaya mo! Itong stage na to po, bakanting-bakanti pa po ito. Promise. Okay? Kaya mo yan! Lagi mong sasabihin sa sarili mo, I can do it! I can do it! Yung, gusto niyo ng kwento? Yes! Kwento ito ni... Sino ba dito yung aware or alam si Mary Kay? Oh, mga babaeng maarte. Ha? Alam niyo to dapat. Oo, alam talaga eh. Oo, the story of Mary Kay, a little bit of kwento, pero sobra ako na-inspire sa kwento niya kasi hindi ko masyadong piksa yung ano, dahil sa pandemya to medyo nalimutan ko, pero gayon pa man nandun naman yung kwento na siya, bata pa lang, okay, yung nanay niya, yung tatay niya may sakit. So yung nanay niya, yun yung kailangan magtrabaho. Umaga pa lang nagtatrabaho ng nanay, gabi na po uuwi. Nurse at yung tatay, ay hindi. Okay, now, nanay, now ganito po, pagkaalis ng nanay doon siya sa work, tatawag siya sa bahay. Yung kausap niya po si Mary. Mary, sorry, tinuturuan niya si Mary magluto at the age of 3 or 4 years old. Wala silang choice. Okay po? Kailangan magtrabaho ng nanay kasi may sakit ang tatay and cannot afford sa mga medication, kakainin and whatever. Sasabihin ng nanay, Mary, parang ika nga eh, kunin mo yung patatas. Balatan mo, ilagay mo sa kaldero and what? Tapos si Mary, siya din yung namimili ng mga iluluto. Ang laging sinasabi ng nanay niya, Mary, you can do it. Every time daw natatawag ang nanay niya, Mary, you can do it. Kaya mo yan. So again, okay, naging baon, lumaki na. Actually, namatay na din ang parent. Pero alam niyo po, kung ano ang naging marka sa isang Mary, ang naibaon ng utak ng mama niya sa kanya, you can do it. Kaya nung nag-start po, basahin niyo po ang story, that is a beauty products. Nung sinimulan nilang itayo ang Mary Kay, yun ang naging attitude ni Mary. Mary is from rugs na story. Super. Cosmetics. Basahin nyo po. Yun yung kaya nandyan yung isa sa pinakasikat na brand ng cosmetics. Mary Kay. Grabe ho. Sa murang edad na, may, na ganun na po yung mentality niya. You can do it. So affirm it every day. Kung kinaya ng isang 4 years old, ikaw pa kaya? Affirm every day. Pagising mo sa umaga, I can do it. I can make it. Kinabukasan uli, I can do it. I can make it. Lalaki ang aking network. Isa ako sa mga aabangan sa Unified Products and Services. Ganun lang po ginawa namin. Okay, hindi ho kami exceptional. Hindi ho kami magaling. Yung mindset lang namin, yung binago namin. Okay? No space ng mga ano, ng mga negativity, yung hindi kaya, walang lugar yun. Okay, so from now on, kaya mo ba baguhin ang attitude mo? Yes! From small time attitude to big time attitude? Yes! Kaya mo yan, gayahin mo lang si Mary Kay. Making yourself an issue. Okay. Yung minsan, yung mga past na sitwasyon, nagiging factor ba?
oo, you are a failure. Marami na akong sinubukan upline. Kaya maraming failure na rin akong pinagdaanan. So, I'm expecting na magpipail na naman din ako dito. Yung tipong, ang dami mong nararamdamang kuan, yung mga self-doubt, oo, hindi ko kaya, sila lang yung may kaya niyan, ako hindi. So, ito yung sinabi ng isang speaker na hindi ko matandaan. Sinabi ko talaga sa sarili ko, so, ako sinuwerte, ikaw minalas? O sige, ikaw, papayag ka ba? No way! No way na sasabihin mo sa sarili mo na sila mga sinuwerte yan. Nalilalang. Kami naman mga minalas kami, ha? Oo. So, ano lang po yun? Wala akong sinuwerte, wala akong minalas. Binigyan ho tayo ng Diyos ng pare-parehong laki ng utak, okay? Kakayahan, opo, pare-pareho tayong pinanganak na walang saplot. So, paanong siya ay meron, siya ay wala, siya ay kaya at ikaw ay hindi? Okay ho? So, binigyan tayo ng free will. What is your will? To become successful or you will settle for less? Dalawa lang yun. Okay? Okay na ako sa ganito. It is your choice. I want more because I want to help people. I want to build. I want to help my parent. So, mamimili ka sa dalawa. Either dun sa dalawa ang gusto mo, ang upline mo, nandyan lang sa tabi mo. Opo. So, kung sinabi mo na okay na ako sa ganitong app, magkaibigan pa rin tayo. Yes. Opo. Hindi ka naman ni-recruit ng upline mo para may benefit lang sa'yo. Actually, kaya ka ni-recruit ng upline mo, kaya ito kinuwento sa'yo ang Unified because she want to help somehow. Wala pa naman siyang maitulong sa iyo kasi wala pa naman siyang resulta, pero ang gusto niyang mangyari, ang gusto kong mangyari, sabay tayo sa pagdating ko doon sa tuktok ng pangarap ko. Actually, last week nga, imagine mo after a long years, Timmy, hindi siya tumitigil ka kasi sometimes, oo, inaabot talaga kami ng ganun, ng moment na last week, ay nako, thank you. Parang hindi na nga niya maintindihan kung paano siya magsasabi ng thank you. Abnor, ikaw ba nagpayaman kay Abchimi? No. I'm just the sponsor. See? Ang nagpayaman sa isang Chimi, siya. Sarili niya. Ang ginawa lang sa atin, may mga taong nagdala sa atin dito. May mga tao na gaguide. Kaya nga tinatawag na sponsor. Hindi yung upline mo ang magpapayaman sa'yo. Yung upline mo, uulitin ko, magiging guide mo, magiging shoulder mo, I mean crying shoulder, ano ba yun? Basta yun na yun? Okay, iiyakan mo in your moment that you are down. Oo, baka ang ginagawa mo when you are down, you go down. Downline, halika nga. Ano yun, app? Laking problema ko. Ano yun, app? Hina nung payout ko ngayong week. Saklap nga eh. Ikaw, ganun din ako, app. Oo nga eh. Actually, kaya nga ikaw tinawag ko dahil maiintindihan mo ako. Pareho tayo ng nararamdaman eh. Kaya pansin mo, sa dami nyo, dun ikaw tinawag ko. Kasi alam ko na mahina din yung payout mo ngayong week. Wag. Pinapatay mo negosyo mo. When you are down, you go up. Sabihin pa ng upline mo sa'yo, sige, umiyak ka pa. Ha? Oo, naiintindihan kita. Walang ibang makakaintindi sa'yo ngayon. Punta ka sa nanay mo. Naku, baka babatukan ka nun. Punta ka sa tatay mo, baka itatakwil ka nun. Sige ka. Iiyak ka sa asawa mo. Diyos ko po, huling pagkikita na natin to. Oo. Iyak mo lang yan. Okay? Sige pa, more. More pa, up. Oo, more. Oo, todo pa. Oo, tapos na ba? Oo, up. Anong pakiramdam? Masaya na. O, hataw na tayo. Ganun. Ganun. Okay? So, you go to your upline.
go to your upline. Hindi, walang maitulong. Pinatay mo negosyo mo noon kapag kay downline ka kumausap ng mga bagay-bagay na alam mo na hindi makakatulong din sa kanya. Mind it, ma'am. It's not about you for now. It's about to your member. Na kapag problema mo, dinamay mo pa siya. Iisipin niya yun mamayang gabi. Ala, si upline ko ba? Oo, laki ng problema niya. May utang pala siya, tapos sinisingil na nung ano. Hindi ako nakakatulong. Alam mo, kaysa humataw yung member mo para may pambayad ka, inisip niya yung problema mo. Hello? Oh, good morning. Up, di ako nakatulog. Bakit? Eh, siyempre up. Ayoko naman maging masyadong insensitive. Siyempre, iniisip ko din yung problema mo. Di ba, buddy-buddy tayo? Oo. Di ba sabi ni Abner, dapat best friend tayo mag-upline? Okay, patay tayo niyan. Pareho kayong walang payout. So, dapat para may, kasi pag may payout si member, di ba may payout ka din? Ganun yun. Ganun lang yun. Ako, mga simpleng bagay. Okay. So, natututo to? Okay, ganun yun, ha? Making yourself. Binabalikan ko, baka nawawala ako sa ano natin, pinag-uusapan. Okay, so again, ano na, alisin mo yung mga self-doubt, walang tulong yan kahit kailan. Okay, yung mga tawag nito, ang mga insecurities. Oo. Ako kaya, sa totoo lang, mga maputi dyan. Oo na, kayo na. Eh, ngano ngayon kung tan ako, paki mo. Oh, okay. Ang tawag doon, tiwala sa sarili. Nung ano, eh, kapatid ko maputi. Ako yung nagmana sa tatay ko, minalas-malas talaga ako. Pag nakikita ko yung tatay ko, sabi ko, ay, Diyos ko ta. Ba't sa dugo mo ako noong? Oh, kasi mga kapatid ko naman mapuputi. As in, mapuputi talaga. Oo. Sako, sabi ko, sige lang. Black is beautiful. Tapos ito yung moto ko nung high school. What is beauty if the brain is empty? Oo, kasi hindi atin-atin lang to, ha. Yung matalino, pero simpleng spelling di magawa. So, real talk lang to. Sino yung mga kakampi ko? Uy, kampi! Grabe siya, ako lang mag-isa. Denial! Deny ka po. Di alam ko, lalo na yung mga siyempre. Kaya hindi kayo kumampi sa akin dahil baka kayo yung maling spelling. hindi lang kayo maamin. Pero typical, may gano'n naman. Oo. Uy, Ma'am Josie, nagkausap tayo. Oo. It's okay. Oo, it's okay. Ano yun? Basta na-develop ko. Actually, the more na yun nga yung sabi pa, eh, bakit ikaw lang maitim? Pakialam nyo. Oo. Nararanasan ko yun. Nung una, siguro somehow meron feeling dahil bata ka pa, pero kinontra ko eh. Oo. Kinontra ko. Siguro talagang bago pa ako nag-unified, ano na ako, no? Oo, may utak na akong ganito talaga. Oo. Sabi ko, okay lang. Oo, maputi ka nga. Eh, mas matangos naman ilong ko sa'yo konti. O, no ngayon. O, di ba? Parang ganun ako mag-isip. Oo, okay lang yan. O, mga ganun. So, ano na, iwasan nyo na yung laging sarili mo, ano ka, hindi ka magaling, hindi ka marunong. Okay, always remember, beauty is in the eye of the beholder. Bawat mukhang ginawa, bawat nilalang, bawat facial, okay, may kanya-kanyang beauty yan. Nasa paano mo lang yan dinadala sa harapan. Okay po. Yes, exactly. Oo. Mahalin mo sarili mo. Paano ka mamahalin ng iba kung ikaw nga sarili mo hindi mo gusto? Ano ba tong mukhang to? Nakakainis. Diba? Sarili ko talaga. Naiinis talaga ako. Promise. Lahat kapitbahay mo, lahat kaibigan mo. Paano ka nila mamahalin? Oo. So love yourself. Okay po. Mahalin mo yung sarili mo. Huwag mong isipin na sarili mo ganito, ganito. Every time, eto tip. Every time na nakakaramdam ka ng ganun, kasi kapag beginner ka, or shall we say, nasa proseso ka pa, na inaaral mo pa, tinatransform mo pa yung sarili mo, or yung tinatawag na transition. Sa transition period mo, always talk to your upline. Because your upline, siya yung magsasabi sa'yo, cheers, kaya mo yan, go, go, go. Ganun siya. Okay? Pag nahihiya ka magtumayo,
Oo, Ab, panoorin mo ako paano ako tatayo. Tama ba yung ganito, Ab? Yes, ganyan. O yung, sige nga, yung tono mo, yung boses mo, yung ganito, etc., etc. Hanggang sa finally, ikaw ba? Tanungin nyo si Press. Kasi si Press talaga yung nakakakilala sa akin. Oo. Pag pupunta si Press Money sa Jensen, di ba? Grabe. Huwag niyong tularan. Hindi ako uupo muna. Kasi baka pag uupo ako, di ba ganun ang apply? Pag titripan ka, doon din ako upo. Upuan ko nga itong ha. Hindi ako upo. Ganun-ganun muna ako. Nor, upo ka na. Yes po. Kasi sinasama ako sa dinner. Kasi nga, di ba, pupunta silang pre. O nor, dito. Yes po. Kunwari, busy-busy yan ako. Pagka-upo na ni Press, kung dito si Press, dito ako. Opo, upo na ako. Mm-mm. As in, ganun ako kamahiyain. Super. Ang iniisip ko kasi baka pag magkaharap kami, dami niyang itatanong sa akin. Oo. Kaya, okay lang po yun. Ang tawag po kasi doon, transition mo pa. At huwag mong bibiglain. Kasi maiinis ka. I mean, hindi mo magugustuhan. So, dahan-dahan. Kaya lamang yung mga makapal na yung mukha dito, pataas ng kamay. Oh, ikaw talaga yan, Janine. Okay. So, lamang kayo. Okay? So, sa mga hindi ganun kakapal ang mga pagmumuka. Okay? Kaya mo yan. Transform mo lang. Believe me. Maniwala ka lang. Promise. Okay? So, kaya! Okay? So, grabe po. Ano oras na ba? Actually, mag-iisip ako ng mga dapat ko pang sasabihin. Okay? Taking rejection personally. Okay? So, actually, same scenario. Okay? Pag nireject ka, okay? Pag nireject ka ng pinsan mo, ng kapatid mo, ng mga taong close sa iyo, okay? Never mind. Okay? Mas lalong dapat kang tumuloy. Way back then, ang aking kwento, ito po talaga yung nagpatibay sa akin. Kung itatanong mo sa akin, Upnor, saan ka naging matibay na punto? Doon ba sa pangarap? Pwedeng hindi. Because wala naman kasing taong walang pangarap in the first place. So nung na-met mo yung opportunity, whether ano man na opportunity, everyone naman talaga ay magta-try. Tama? So what makes it talaga Upnor na tumibay ka? Okay, na ilaban mo yung pangarap mo. Actually, the story is ganito. Power ka. Power, di ba? In-invite ko yung pinsan ko. Yung pinsan ko na yon, anak ng pinsan ko, yung uncle ko, pinaka-eldest nila. Okay, military by profession. In short, ika nga eh, nakakaluwang sila sa buhay. At kami yung hindi. Opo. Tama. Pwede. Okay. Tama yun. Pwede. Okay. Ganito po. Oo. Kasi ano siya eh. Anong tawag niyan? Lumaki kami. Kami kasi lumaki kami na hindi talaga nabibigay ang luho. Napapakain kami ng tatay namin ng 3 times a day. May merienda pa. Pero dahil never naman kami pinabayaan ng mahal naming tatay. Pero never namin nagagawa na, pa, ito yung gusto ko na shoes. Sino yung nakaranas ng mga ganun? Mama, ito yung gusto ko na damit. Sila. Kami kasi, lumaki kami na, alam mo, bibilhan kami ng tatay ko. And by the way, ang tatay ko po was a widow at 40, ha? In short po, grade 4 pa lang po kami nung nawalan kami ng nanay. At huwag niyo akong paiyakin. Okay? Ganun po siya. So now, yung tatay namin, binibilhan kami ng damit. Tapos yung pare-pareho pa. Di ba uso yun noon? O wag lang ako. Di ko na talaga matatanggap yung ako lang. Yung apat kay magkakapatid. Tapos yung isang, iba-iba lang ng color. Relate ba? Oo, sa mga hindi, kayo na. Oo, bibilhan kami ng tatay namin ng damit. Tapos yung ano pa yun, sapilitan pa yun, usually graduation. O mga Pasko, mga ganyan. So isipin mo po ano, anong tawag niyan? Sobrang hirap ng buhay na dinarana, sa totoo lang. Tapos yung mga pinsan ko, syempre nakikita naman yan.
Lagay mo lang sarili mo, ikaw yung mayaman o ikaw yung hindi. Ha? Either doon. Ha? Imagine mo yung sarili mo. It's okay, hindi masama na ikaw yung mayaman. Oo, seryoso. Kasi lahat naman tayo, hindi naman dito lahat mga dukha ang kagaya namin. Pwede namang pinanganak kang okay naman na. Kasi usually, pag parent mo ay teacher, nakakalamang yun. I mean, nakakaaluan sa buhay. Tama? Agree yun? Oo! Nung unang panahon sa school, pag anak ka ng teacher, ang baon mo may hotdog. Yung nakapakbag ka pa, no? Tapos tayo, naku, selupin lang. Seryoso! Kaya, wag kang oo dyan dahil di mo na napil yun. Ah. Oo! Alam ko yung mga mukha nung nakaranas nun, ha? Wag ikaw, millennial ka. Ilang taon ka na ba? Ha? Naranasan. Nambuisit eh, no? Naranasan. Okay. Kainis. Okay. Kaya alam nyo ho, sa totoo lang, mabilan kayo ng mga gamit yun. Tapos yung mga pinsan mo, nakukuha nila yung luho nila, nakakapag-aral sila sa private school, etc. Basta ganun. Tapos yung pinaka-uncle namin dati, Diyos ko po, may GP ka nun, ikaw na mayaman sa pamilya. Agree o agree? Okay, pag nadaan yung uncle namin, lahat kami grabe. Hindi kagaya ngayon, lahat naka four wheels na. Oo, nagbabanggaan na doon sa, di ba? Oo, kayo magpipinsan, nagbabanggaan na nga eh. Abay, nung unang panahon, GP lang ang meron sa pamilya, ikaw yung pinakamayaman sa angkan. O kasi maalala ko talaga, tatay ko nun, may bike siya, yabang-yabang na ng tatay ko nun. Oo, okay, seryoso. Nung unang panahon, so ito na, in-invite ko yung pinsan ko. Kas, sobrang excited ako. Sunday, meron kaming ganito. Kasi alam na nga niya na nag-unified ako. Sabi ko, ganun. O sige, excited. Is grabe, hindi na ako makatulog. Bakit? Ang iniisip ko kasi, pag naniwala yung isang pinsan ko, alam ko na maniniwala na yung iba. Kailangan ka ako yung isa. Okay? Now, eto na, Sunday. Natapos na yung event, hindi dumating. Siyempre, pinsan mo. Hindi mo lang pwedeng isumpa, you know, i-block. Di ba, pinsan mo yun eh. Hello, Cass? Ba't di ka nakarating? Di ba sabi mo pupunta ka? Ay, naku, sabi niya, Cass, naku, sorry. Kasi may pinuntahan ako. Kailan ba yung next niyo na event? Uli, pupunta na talaga ako, promise. Ay, oo nga, alam ko nga. Ay, inisip ko talaga, di ba, gaganon ka na lang. Inisip ko talaga dun, meron ka talagang ginawa. So, ito na. Anyway, this coming Sunday, meron pa naman kaming presentation uli. O, sige, message mo ako, panigurado yan, pupunta na ako. Fast forward. Sunday na. Grabe ho. Konti na lang. Di ba, bibigay ka na. Kasi, excited ka eh. Oo. Hindi uli dumating. Sabi ko, naging busy uli. May ginawa. Di ba ganun lagi? Parang kakausapin mo na lang yung sarili mo. Aaluin mo na lang sarili mo. Naging busy uli. May lakad siya. So, ayun na. Kas! O ano? Naku, kas! Promise talaga, kailan uli ang event nyo? Hindi ito joke. Oo, meron pa uli Sunday. Kasi ang event namin nun sa Jensen, every Sunday kami nagpapa-event. Sunday na. Alam nyo na. Grabe ho. Alam mo, di ba sinabi sa training, huwag magalit. Magagalit ka talaga? Di ba sinabi sa training, dapat wag walang personalan, makaka-personal ka talaga? Oo. Kasi alam niyo po bakit ganun ang reaction ko? Dahil ba mahirap kami? And feel niyo po ito. Oo. Hindi na ako joke ngayon. Naiiyak na ako. Dahil ba kayo may kaya-kaya? At kami, ganito lang kasi kami, kaya okay lang na hindi mo ako sabihin na, Cass, hindi ako makakapunta, ha? Pwede namang sabihan mo ako, ha, Cass? Hindi na talaga ako makakapunta, ha? Okay lang ba na ganun lang yung maramdaman ko dahil mahirap lang kami? Promise, umiyak ako that night, swear. That time, ang sabi daw kasi huwag umiyak. Alam mong ginawa ko? Kinurot ko yung sarili ko. Umiyak ka. Kasi ayokong may maramdaman akong galit sa puso ko. Seryoso, this is a real story. Kinurot ko. Kasi matigas din ako eh. Hindi rin ako napapabigay. Oo, tigasin din ako eh. Kaya sabi ko, itong sama ng loob na to, hindi naman doon sa hindi siya nagpunta eh.
sana sinabi niya sa akin na ang inisip ko ay conclude, sorry kung hindi naman yun ang naiisip niya, no? Pero syempre yun yung nararamdaman ko na dahil ba mahirap kami, kaya okay lang kung darating ka o hindi without just telling me na hindi talaga ako makakapunta kasi hindi ako interested. Alam mo yun? Tinurot ko talaga yung katawan ko, yung sarili ko. Sabi ko, umiyak ka. Umiyak ka. Umiyak ka, sabi ko. And alam nyo, that time, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong yayaman. Kailangan kong yayaman. Promise. Sabi ko, patutunayan ko na ang isang tao na to, okay, na kami ay ordinaryo lang na pamilya, kasi mother side ko at saka father niyang magkapatid, kami ay mahirap lang, pero sabi ko, hindi pa tapos ang buhay. Bilog ang mundo. God is with me. Magiging blessed ako. Okay. Alam niyo, grabe. Sa totoo lang ho, kinabukasan, ibang klase po ang galaw ko. Iba. Kaya yung akala mo yung rejection, yun na yung katapusan? No. Mas lalo kang manggigigil na magkaresulta ka. Yung mga tao na tumatawa sa'yo, eto pa, sabi ng mga pinsan ko, ate, pag magkakotse ka, pasakay ha? Eh, ready ako. Ang sinagot ko, yes, ikaw ang una kong ipapasakay. Naging matibay ako. Hataw ako ng hataw. Hataw ako, pay-in dito, pay-in doon. Ito sila, oh. Mga kinakausap mula, dito ka na namin kinausap, ano? Or sa Mindanao pa? Mindanao? Grabe. Sinasamahan ko si Angeli yung apply nila. Opo. Ilan sila, kasama na sila Carlo, nandito si Carlo, no? Okay. Grabe ho. Mga produkto ko pa po yan. Sa kakahataw. Oo. See? So grabe ho. Pinagod ko yung sarili ko dahil ayoko ng space ng negativity. Okay? Kailangan ko lang mag-focus sa aking sarili. Kailangan ko magka-resulta, not for this month. Okay? Maybe not for this year, but I'm hoping 3 years to 5 years from now, isa ako sa mga successful sa aming pamilya. And nangyari nga, on my 3rd year, I am driving my brand new car. And alam nyo, nung una, ang sinasabi mo sa sarili mo, pag ako magkakotse, sasagasaan ko kayo. Pero alam mo, nung may kotse ka na, lalo ka palang naging mabait. Kasi sobrang thankful ka na pinagpala ka. Okay? Sila, naglalakad pa rin. Pero real talks, ngayon, walang ano. Siyempre, mga cousin ko naman yun. Okay? So, just strive hard. Oo, it's not the end. Nandito na ho yung unified na maging vehicle mo toward your dream. Yes. Huwag mo na itong pakawalan. Yes. Kasi ito na yung vehicle mo. Ito na yung pinakamabilis. Okay? So ano po siya? Grow up. Kapag hindi mo pa nadadanasan yung mga ganitong story, isa lang ang malinaw doon. Hindi ka pa humahataw. So, self-check. Kasi baka sa kanina, sinasabi mo, up north, di ko naman dinadaanan yun, ikaw lang. Ang sagot ho doon, wala ka pa kasing ginagawa. Kaya hindi mo pa nararanasan yung mga ganong bagay. Okay? So, dapat mas binibilisan mong ma-reject. Dapat mas dinadamihan mo na yung quota mo. Oo! Damihan ko na. Dapat todo na ang rejection ngayong mga buwan na to. Bakit? Kasi ibig sabihin po kasi noon, kapag nakakaranas ka na ng mga rejection, mga discouragement, ibig sabihin nito, kinausap mo na yung mga case system mo. Umayaw siya. Umayaw. Umayaw yung kaibigan mo. Umayaw yung crush mo.
Oh, di ba? Umayaw yung key. Basta, pati yung kabayo nyo, karabaw nyo, umayaw na. Oo, okay? So, imaginein mo, ano na to? Lahat umaayaw na sa akin. Okay, so, ano po siya? Ibig sabihin nito, nandun na po yung, ano na, nandun na yung malapit mo nang mahahanap yung mga tao na sasama sa iyo. Why? Meron pong nakatakda talaga na para sa iyo. Alam niyo ho, in network marketing, only quitters ang meron. Because the moment na nag-quit ka, hindi mo na mahanap ang agila mo. Maniwala ka. Tumuloy ka lang 1 year. Kung 2 years hindi mo pa rin nakita, oo, kung 3 years hindi mo pa rin nakita, hindi pa rin lumaki ang network mo, mas lalong dapat kang tumuloy. Bakit? Aba, kahiyaan na. Diba? Oo. So, ano siya? O, hindi, meron ho. Actually, Ruth Santos, si apply, mga apply nila, late bloomer yun. Pero kahit ano talagang gagawin nun, apply, gaano man katagal, kakapit ako sa pangarap ko. Oo. Yung apply po nitong mga, itong mga buwang na to. Oo. Hindi ho talaga sumuko. Hindi ho talaga sumuko si Ruth. Okay. Huwag ka lang sumuko. Kasi bawat isa ho sa atin, may kwentong mabilis, may kwentong medyo mabagal bago mo marating yung success. Okay, meron namang huli. But maniwala ka lang na hindi ka naman, hindi ka talo. Hindi ka talo. Always believe, syempre. Okay? Belief system applies. Okay? So, tiwala ka lang. Ha? Kaya? Kayang isurvive? Okay? Mga rejection, hanapin? Pag tinanong ka, saan ang lakad mo? Ma, maghanap akong rejection. Inabukasan uli. Naksan punta mo? Maghanap ako discouragement. Eh, nandiyan na nga, dumating si discouragement. O sabi ko nga, o di, carry. Oo. Kasi alam mo na rejection nga yung hinahanap mo. Alam ba, finally nagkita tayo. Uy, nakikita ko yung pinupost mo. Ayoko na mga ganyan. Hindi naman ako, ano. In actually, hinahanap nga kita. Ah, sige na, bye-bye. Oh. Kasi kung hindi mo hinanap, nasaktan ka. Oh. Kaya naghahanap ka. Sino may mga rejection dito? Ganun yun. Oo. Oh, oh. Kasi the more na mararanasan mo yung mga rejection, promise, malapit mo nang mahanap yung mga agila mo. And believe me, lagi ko pong sinasabi ito, pag nahanap mo na yung agila ng iyong left and right, grabe ho, dalawa lang po yung mararamdaman mo. Malulula ka at maluluha ka. Yung, hindi pa marami yan ha. Oo. Dalawa pa lang. So, melpi kayo. Nandito na yung dalawang agila. Hahatawin nyo pa. At least nahanap mo na siya. Ang hirap kayo mag-isa. Yes. Yun muna yun. Minsan naman gusto marami agad. Wala ka pang dalawa, gusto mo sampu na. Ano muna? Okay? Sistema muna. Okay, believe me. Exponential nga, di ba? I mean, ito siya oh. Ito yung picture niya kasi oh. Saan ba yung ano ko? Ito siya oh. Oo. Okay? Ito yung income. Ito yung effort. Tinodo na. Oo. Yung payout na 1.5, kulang pa pamasahin. Tama. Oo. Naging 3,000 nga. Mas lalo namang malayo yung napuntahan. Talo ko din. Oo. Kumita ka ng 20 mil isang buwan. Mas lalong na parami gastos, mas marami namang member. Mas maraming pinuntahan. Di ba parang ano ba to? Oo, oh, okay. Oh, normal lang po yun. Hindi ka pa ganun, hindi pa ganun kalaki yung ano mo. Expenses pa na pupunta yung kinikita mo. Okay lang po yan. Itodo mo lang. Todo mo lang ang effort mo. Go, go, go. Okay, todo mo lang. At totoo lang. Why? Unti-unti. Okay, unti-unti. Itong mga ano mo. Dami yan.
napadami na yan, nang dumadami. Ang nangyayari, di ba? Dati, alam nyo ba nung nag-start ako, ako na yung intro, ako pa mag-present, ako pa mag-share, ako pa mag-closing. Oh. May nakakagawa na ba? Yes! So, hindi pa. May upline ka kasi. Okay? Kaya explore din pag ma-time. Okay, punta nga ako dun sa pinsan ko. Total, nakalimampung beses na akong umatay ng ONE. Application time din pag may time. Oo, baka naman ang ginawa mo na lang, tumalino ka na lang, kaka-attend ng ONE. Oo. Di ba? Apply din pag may time. Oo. Apply. Aalis ako. Saan ang punta mo? Punta akong Tarlac. Ang gagawin mo doon? Yung negative kong pinsan. Oo. Yung discouragement kong pinsan. Once and for all, kailangan ko ito makausap. Anong ga? Oh, sige. Hello, pinsan. Inintroduce ko yung sarili ko, Char. Okay. Hala, Gus, grabe naman. Bakit mo ini-introduce? Siyempre, ang kilala mo lang na pinsan mo, walang pangarap. Kailangan taray-tarayan eh. Ganun ako. Oo. Kasi practice. Kay mga pinsan ko nun, alam nila yung kotse. Kaya inaasar nila ako. Bakit? Pagkaharap ko sila, may pangarap ka ba? Gusto mo? Kasi nagpa-practice ako. Oh, kaysa naman yung mga matinong prospect ang pag-practicean ko. Yung mga hindi na lang matino. Yung mga wala namang pera, wala pang pangarap. Kas, introducing myself. Okay. Ano siya? Actually, ganito. Ano, past, present, future. So, bakit ko ito ginagawa? Okay? Kasi siyempre, alam ba si Papa, kita mo naman. Kaya maiyak-iyak din yun. Oo, maiyak-iyak din. Pero hindi sasali. Kasi, wala din namang pang-pay-in. Alam ko naman, wala siyang pang-pay-in. Oo, alam ko naman. Pero at least nakapag-practice ako. Oo, ako gagawa lahat. Oo. Kaya kapag negative, pero ano mo, pinsan mo, wala namang pera, ikaw na mag-wan, huwag mo na dalhin apply mo. Oo. Pakausap mo sa upline mo yung mga matino na. Oo. Kuryoso. Pero syempre, may mga matino na mga pinsan. Pero yung mga pinsan mo naman, Diyos ko, kilalang kilala mo mula kaspa hanggang ano, hanggang engron. Oo. Ikaw na present. Pagkatapos nun, sabihin mo sa kanya, actually pinsan, nag-practice lang ako sa inyo. Alam ko talaga na ayaw nyo sa ganito. Hindi naman, gusto rin namin. Oo, nakuha sa reverse. Hindi kaya kas, ang galing nga nung ginawa mo. Oo, paano ba? Ano nga pa ulit na ulit? Sige, sabihin ko kay mama, gusto. You see? Kailangan kasi reverse din pag may time. Oo. Actually, pinresent ko to sa'yo, hindi talaga para i-convince ka. Kasi pag sasabihin mo, pinresent ko to para sa i-convince. Hindi, ayoko dyan, Cass. Pag kinonvince, ayaw. Pag hindi i-convince, gusto. Hindi ba? Ang kulit. Oo. Ang kulit talaga. Oo. See? Ay, nung first-timer ako, Diyos ko. Okay? Grabe yung effort. Okay, income mo, grabe. Dahil ito, sa dami na ito, mga pay-in, agila. Hindi lahat agila. Kasali ka ba dito sa Biniluguan o hindi? Yes! Basta imagine ka, ala si upline, ang daming dami kami niyan. Ako kaya yung yun? Yung hindi na bilugan? Sabi ko sa sarili ko noon, agila ako, hindi. Oh, talaga sinabi ko sa sarili ko. So, ito na, dahil mga buang itong mga ito, okay, yung iba nag-traditional, okay, bahala kayo sa buhay nyo. Okay, so ito na, ito nung una, ikaw lahat gumagawa. Pero dahil ito marurunong na mag-present, madami ka ng presenter. Alam nyo, yun po yung nangyari. Nung una ho na humahato kami nila Angeline, nila Chimmy, kahit kasama ko sila, kasi observe pa. Tama? So, talagang ako muna yung nag-i-introduce. Kasi hindi pa nila kabisado. Kasi baka naman in-introduce, ate, hindi pa marunong first time. In-introduce ko yung ano, te, yung ano nga to sa sab... O, di ba? Ako na. Eh, pakilala lang, ay, si, ano, si Ma'am Noah. Hello, Ma'am. By the way, ako nga pala si Nor. Ako ni nag-introduce. So ano po ako, dati po akong OFW, tapos ganito. Ganun na yun, very simple. Ha, huwag niyo masyadong i-complicate. Baka naman kasi kala mo yung pag-introduce lang ng sarili mo, utang na loob, red carpet pa. Ha, masyado mong kino-complicate. Simple,
Ano lang, pinakilala ka, syempre, kasama ko po yun. Hello, ma'am, hi. Okay, ma'am, nice meeting you po. Ako pala si Nor. Yes, oo. So, OFW ako dati, tapos ganito na. Oh, syempre, nakaupo, hindi ganito, kasi dalawa lang kayo. Ganyan, okay. Okay, so ano siya, tapos kuan. Nung nag-start din ako dito, ganito, okay. Sabi nung kausap ko, sabi niya, grabe siya, no, magsalita, no. Oo, nakaka- kasi ano, practice niyo yung boses, ha. Practice niyo rin, ha. O, ganun siya. Okay, hanggang sa, ayun na. Ano na, hindi rin naman lahat ng kinakausap namin nagpe-pay in. Hindi po, yung akala nyo, ano, yung, bakit kaya yung mga pinagkakausap namin hindi na nagpe-pay in? Oo. So, ano ho, una, dalawang bagay po yun. Not yet prepared or hindi sila yung mga tamang tao na magiging business partner mo. Pangatlo, merong tinatawag na timing para sa kanila. Okay, so which it sweets, yun po yung sinasabi ko na madi-discourage ka. Kaya damihan mo lang ng damihan yung discourage na mararanasan mo. Promise. Okay, so darating yung time na mangyayari din sa'yo, okay, na nakarami ka, okay, kasi talagang makakarami din yan, and yun na nga yung mangyari, yung income mo, palaki na ho ng palaki yun. Okay? So, ano po siya? I mean, alisin mo yan ha, yung mga, ano ka, mga negativity na yan. Okay? Klaro? Kaya? Okay? Kaya yan ha. So, ayun. Okay? Ano ba yung gusto kong sabihin dyan? Tulungan nyo nga ako. Ano ba yung mga ano pa? Okay? Actually, very ano naman siya eh. Ang difference lang, actually, kung binasa mo siya, maiintindihan mo. Tama? Pero kailangan lang kasi makapagkwentuhan, ano? Ganun talaga yung ano niya, no? Oo, kasi pag binasa mo naman siya, ano naman siya? Oo, okay? So, number 6. Ala, dito tayo. Dito tayo sa lack of initiative. Okay? Kung hindi pa sinabi ni upline, mag-one, hindi nag-one. Eh, sabi mo upline, pag hindi sinabi, hindi gagawin, ay ewan na. Oo. Ano po siya? I mean, kung sinabi ng minsan ni upline, okay, na magpe-present, yun na po yung gagawin mo. At yun na yung gagawin mo araw-araw. Okay, sasabihin naman ng upline mo eh. Pag sinabi ng upline mo dahil bago ka, ang gagawin natin ay magpo-prospecting, ang gagawin mo kahit hindi ka na sinabihan ni upline na, hello, bangon ka na't maghanap ka ng prospect. Kailangan mo nang kumilos on your own. Okay ho? Pag sinabing mag-present, pag sinabing mag-follow up, ikaw na po yung gagawa nung ganun. Pag sinabi na a-attend ka ng mga special training, okay, and other trainings, DOT and other mga trainings, kailangan mong umaten nang hindi na ho kailangan sinasabihan ni upline. Ito pang matindi. Hindi naman sinabi ni upline na nabababa ako ng main office. So hindi ako pupunta. Kasi di ba ang sinabi? Kung ano lang ang sinabi, yun lang ang gagawin. Paulit-ulit. Kailangan ka pang i-remind araw-araw na punta ka, attend ka, punta ka, attend ka. Ang leader ho, or ang gustong tatama, okay ho, magkukumit ho siya, i-involve niya ho yung sarili niya na, I mean, matututo siya dito sa mga tao na to. And mind it, hindi ka lang po matututo kay upline. Even kina-cross lines, okay? Pag nagkwentuhan kayo dito, okay? Hindi naman kayo magkalinya, okay? Pwedeng nasa isang team kayo, or hindi kayo iisang team, pag nagkwentuhan kayo, magle-learn kayo from each other. Oho. Kasi ako dati, nung nagsisimula ako dito sa main, yung ako pa lang yung wala pang ganun kalaking grupo. Ano ko, hi. Yung, minsan kasi ganito, hindi naman niya ako pinansin, di ko siya papansinin. Ekes. Yeah, promise, I'm telling you. Kahit isang linya siya. Kahit nasa ibang line siya.
hindi ho pinagbabawal ang ngumiti. Hi! Ang pinagbabawal, yung dalawa na kayo nagbubble charting dyan. Hoy, anong ginagawa niyo dyan? Okay. Eh, di ba sabi upline, ano? Oo, consult upline ang sinabi, hindi sinabing consult crossline. Okay. Talagang maano ako. Oo, siguro lang dahil hindi na ako laging nandito sa Manila. Pero ano, hello, hi. Kay crossline ko, lalo top earner. Ako yung lalapit, hello, pwede mag-picture ako sa'yo? Ganun yun. Oo, pwede ba ako makahingi? Ganun kami. Ginagawa pa ba dito sa Manila yan? Yes! Very good. Oo, learn from each other. Oo, learn from each other. Okay, nandun yung barrier. Kasi even sa synergy, we protect everyone. Okay? But at the same time, we help each other. Ganun po siya. Ako mismo, that is my rule na mag-avoid ng cross-lining, pero hindi ko sinabi na hindi kayo magtulungan. Eh, sabi mo, Abner, avoid cross-lining. Ulitin mo. Avoid cross-lining. Ulitin mo uli. Avoid cross-lining. Sinabi ko bang huwag magtulungan? Hindi. Paul ka dun. Ganun po siya. Learn from each other. Sa totoo lang ho. Okay, pag may ano ka dito, pwede ba akong ano, pa-advise, ano naman, pa-i naman ako? Oo. Kasi ano siya eh, para magkaroon po ng collab. Okay, magkukulab po ang lahat na, yun nga, minsan nananawa na, kayo na lang lagi. Okay? So kapag iba naman yung narinig, okay, baka doon siya mapapower sa sharing nung isa. And ako talaga sinabi ko talaga sa sarili ko noon, the more you give, the more you receive. Oo. The more na kahit hindi mo member, pero pinapower mo yan, simple lang naman yung sasabihin mo eh. Kaya mo yan, laban lang. Ako rin nga, lumalaban din eh. Fight tayo sa pangarap. Very basic, very simple thing na nagawa mo sa crossline mo, but you are doing a lot, a big favor to that someone na crossline mo na pinanghihinaan siya. And believe me, alam mo dati, ang hinarvest ko dito sa Manila dati, kasi lahat ng mga crossline ko na kakausap ko, eto na, wala na ako, muya ko Mindanao, nandiyan na yung downline ko, uy, si upline mo si Nor? Alam mo, grabe yun, kasi kaibigan ako ng crossline ko eh. Umuwi na ako ng Mindanao, yung crossline ko, pinapower yung downline ko. Alam mo, grabe. Oo, laban ka lang, yung upline mo, malupit yun. No wonder lumaki ang aking network. Are you learning, guys? Yes! Punta ka dito, wala si upline. Dito lang ako. Dito lang ako sa sulok, wala si upline. Ay, nandiyan na si upline! Finally! Hindi po. Dapat nga, wala pa si upline? Okay, I can explore. Hi, hello. Be likeable, promise to God, be likeable. Oo. Itong office na to, office ho, ito ng lahat. Minsan kasi iniisip mo, silang, nandito silang, dito lang ako. So ano to, hindi mo office? Okay. Ito ay para sa lahat. At huwag mong hintay na ikaw yung papansinin. Sino ka, artista? Oo. May mentality ganun eh. Hindi naman siya namamansin. Sino kasi Ann Curtis? Si Jericho? Diba? Ikaw po yung hello, hi. Ano ka? Anong team kayo? Ay, hello, oo. Synergy. Yung ngiti mo lang, grabe yun. Sabi no, ang ginawa mo lang dun sa crossline mo, ngumiti. Tapos siya, hindi palang ngiti. Alam, power siya, palang ngiti siya, bet ko. See? You can inspire, you can help your crossline in so many ways. Promise. Totoo lang ho, promise, maniwala kayo sa akin. Ano yung binigay mo, yun din yung marireceive mo. Hindi na directly sa iyo, doon na sa mga members mo. Kaya pag, ewan ko ba, wala na masyadong nakaka-witness, sila na lang din yung mga nakaka-witness ng mga crossline ko. Ano? Pag nandiyan na yan, power nga, di ba, grabe talaga, grabe, bumibida ako kahit hindi ko din niya. Bumibida ako kahit, kasi later na lang, siguro medyo naging private na lang, kasi syempre pagod ka, dami mong ginagawa, pero
Siguro kung ikaw pa lang mag-isa at pa-private-private ka ng nalalaman, edi wow. Juicy ako sa mga kinakausap. Wala ka namang ginawa, bumaghapon, umupo. Edi, tapos yung kaupuan mo, dalawa kayo nag-upo. Upo siya, upo din ako din. Ako talaga, oo. Hi, anong team ka? Uy, talaga, apply, oo. Tapos, amusta hataw mo? Ay, naku, grabe. Ah, may pay-in ako. O, talaga, paano mo pinag-pay? Ganun po yun. Ano, nag-pay-in, ano lang yan, sa nag-posting lang ako sa ganito. Tapos, ayun na, nagtanong. Ayun, nagpinapunta ko dito sa office. Ayaw nga nung una. No, dapat maritesan ganun. Hindi yung ano. O ayaw nga nung una magpunta. Pero ang sinabi ko kasi, ma'am, kung gusto mo talagang maintindihan itong business na to, ma'am, kailangan mong makita yung office para malalaman mo na legal to. Sabi nung ano, nung kausap mo, o nga no, kaya pala hindi umaaten yung mga ini-invite ko kasi hindi ko naman talaga nasasabi. Pinapunta ko lang ng office pero ang sabi ko lang, basta ma'am, basta, punta ka lang. Kailangan pala sasabihin mo na, punta ka ma'am para makita mo talaga na legit yung company. May magkaiba na. Basta ma'am, punta ka lang kasi ang sabi ni apply lang, basta. Tama naman. Pero somehow, meron ka pa palang dagdag na natututunan. Okay ho? So gagawin ko nga yung ganun, like that. So, nakakatulong po sa iyo yun, sa paglaki ng iyong network. Yung learnings po dito, no boundaries. Ako nga, pag nagtutok ako, ganito ako magtok. Alam yan, nila-apply nyo, Chad. Kahit hindi buong synergy kausap ko, ganito ako bumitaw. Because I want, somehow, I want to share my knowledge. I want to share my experiences to you kahit hindi kita downline. Sa totoo lang po. Alam yan ang mga apply mo. Oh, sa totoo lang. Siguro yung time ko na lang, yung hindi nagkakasya. Pero alam yan nila. Oo, nung dito pa ako talaga nag-i-stay sa Manila. Okay? So ano siya? I mean, it will start from you. Okay? Blessing. Ano yan? Siksikliglig, umaapaw yan. Simulan mo lang muna sa iyo. Promise. Yung hataw, yung ONE, yung pay-in, hindi po yan ang sentro ng success natin. I mean, pinaka-sentro para maging successful ka. Okay? Ang pinaka-kailangan dito yung ikaw mismo. Paano mo hinandel ang sarili mo? Okay? Paano mo binago ang sarili mo na dati mahiyain, as I said kanina, but because of the trainings, binago mo yung sarili mo. Okay, nakipag-usap ka. Hi, hello, hi. Oo, ako nga pala si ano sa team ano, team Supremo ako. Hello po, hi. Oo, total nag-ano na tayo, pwedeng pa eh. Sure. Oo, mabilis lang naman, di naman hindi ka naman mag-iido ng 30 minutes to 1 hour, grabe po. Sisimulan ko na po yung kakausap. So grabe, ma'am, ready ka na bang makinig? Kasi pina-advisor ka eh. Ma'am, alam mo nung nag-start ho talaga ako. Okay, pag-uusapan namin yun. Natin, ma'am, ha, yung unang taon ko dito, ganito po. Na-invite ako ng ganitong buwan, ang mga oras na yun, mga alas 5. Tapos dinala ako, oo, negative ako nung una. Tapos, alam mo yun, yung talagang saksakan na ng isang o... Ano lang naman yung... Ay, ma'am, grabe. Yung upline mo, ma'am, napakalupit po niyan. Ma'am, sundin mo lang kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Okay, ma'am, ang kailangan lang dito, alam mo, bago lumaki ang network ko, alam mo, nung una, ma'am, matigas din ang ulo ko, hindi rin ako masyado nakakasunod. Pero, ma'am, dahil sa kaka-attend ko ng training, ayun, ano po, natutunan ko na kailangan mo lang palang sumunod. Ma'am, sunod ka lang. Maniwala ka. Aabangan ka dito sa Unified. Ma'am, ha? Alis na po ako. Ganun lang. Okay, magbigay ka. Kayo hindi nagbibigay? Kayo wala kang nare-receive. Oh. Di seryoso? Oo, seryoso. So isipin mo kung lahat tayo dito, ganun ang attitude. May i-stress si Press Money, baka maano tong building natin. Lalo ngayon, nagsisimula tayo sa isang wave na naman ng Unified. Kaya ba natin magtulungan? Kaya natin. Okay? Ganun lang po, ha? Okay? Learning? Ganun siya. Okay? So, imagine mo, taking rejection personally. Okay? Dami mo matutunan. Dami mo matutunan sa crosslines mo. Okay? Baka naman ginawa mo, crossline mo na, hinanap mo pagpunta dito, ha? Nasaan si crossline? Hello, app! Dito lang ako kina-crossline.
Yan na naman tayo eh, puro may mali-mali talaga eh. Hindi ba pwedeng perfect ang life, char? Okay? So, ganun po siya. So, syempre, nandun naman yung limit. Go to your upline. Ganun siya. Okay? Ang matindi lang nito, yung dalawa kayo, hindi ko siya kilala. Sipin mo, 2 hours na kayo magkatabi. Ako talaga, hindi ko carry yung ganun. Oo, promise. Pag ako talaga nandyan, kahit hindi ko kaano, hindi ako mapakalipa. Parang may something na hindi ako nakikipag-usap. Magkaaway ba kami nito? Oo, pareho ba kami ng ex nito, char? O mga ganung hugot? Oo. So, magkaaway ba kami nito sa past life? O mga ganun. So, talagang ngingiti at makipagkwentuhan. Okay, are you learning? Okay, 7. Okay, neglecting retail sales. Yeah. Sino ba yung nakabenta ng marami? Ha? Sino yung sumagot ng sila? Ha? Akala mo tama yung sagot? Joke, ma'am. Okay. Ano po siya? Kailangan po natin gawin yun. Kasi ano po siya eh? Pag kasi nagbenta ka, whether load, ticket, or supplement, or beauty products, nararamdaman mo na nagninegosyo ka. Yes! At kapag naramdaman mo yung impact nung kinita mo doon sa retailing, mas na-excite kang mang-power. Kailangan kasi meron kang tinatawag na ano ba, yung drive or push na bakit mo re-recruitin yung actually ikaw if you have 1,000 friends list. Alam mo, ang nakausap mo pa lang dyan, malamang nga hindi pa umabot ng 100. Tama o tama? Na minsan, na mo problema ka, nagagalit ka na, nai-stress ka na, masyado ka nang nahihirapan, sabi mo. Okay? Na ang totoo, hindi mo pa nakausap yung iba pa, na baka nga yun talaga yung mga agilas mo. So, isang mga dahilan din dun ay, kaya hindi mo sila nakukwentuhan, it's because merong part of you na not really nagdududa, pero hindi ka na-excite kasi minsan, yun nga, yung parang walang push ba? Oo. Although, yes, given na now, we do recruit people, okay, but always remember na recruiting people ay meron siyang tinatawag na push. Bakit mo kailangan recruitin yung teacher mo dati? Bakit kailangan ma-recruit ko yung principal namin dati? But maybe because, siguro sa edad nila ngayon, kailangan na nila ng mga supplements natin. So, bakit hindi ko subukan na pumunta sa kanila? Hello, sir, ma, maalala mo pa ako? Oo, ako yung estudyante mo nung elementary sa ganito. So, by the way, ma'am, ano po? Actually, ma'am, naisip kita. Kasi baka isa to sa mga ay, oo nga, meron ka pala. See? Alam mo yung nilakasan mo yung loob, napuntahan mo yon. Matagal na palang naghahanap yun ng source ng buwamera. Alam mo yun, naghahanap ng mga ano, anything, dami natin eh. Ang dami nating mga products. Okay? Ang dami nating mga services na pwedeng i-offer sa kanila. And ako isa talaga sa mga sample. Actually, si Jimmy, magaling magbenta ng ticket yan. Oo, magaling siya magbenta ng ticket. So, and ano din, yung nararamdaman ko yung residual, balik tayo sa marketing plan. Ha? Nung nararamdaman ko araw-araw yung residual, lalo ako napapower. Kasi ganito po siya, nung nag-start ako, sabi ko, totoo ba talaga? And that's normal. Normal yun na magtatanong ka, mag-iisip ka kung totoo nga ba talaga. Ang nangyayari ho, dahil mabilis sa ticketing, yung mga members ko, napapower ako sa residual. So dahil napapower ako sa residual, utang na loob, tinatamblingan ko yung ONE ko. Bakit? Meron kasing push. Gets nyo? Meron siyang push na bakit po sobra akong na-excite. Example, nag-ONE ka na. Bakit po sobra akong na-excite na i-share ito sa inyo? Kasi, grabe ho, just for today. Ngayong araw na to, wala akong ginawa. May nag-book ho ng ticket 3.
tatlo yung tinamaan ko ng account o ng power ka na ng multiple account. Kasi minsan, kaya minsan hindi ka masyadong, yung nagtotok ka naman pero parang feeling mo hindi sapat. Oo, power naman pero parang may kulang, na-feel nyo yun? Okay, see, so nung nararamdaman ko yung residual, may nag-book na tatlo, ilan yung tinamaan, grabe po, ma'am, kayo nagwawala. Kaya yung mga prospect, naku, paano tayo makapag-payin? Paano tayo makahanap ng ano natin? Ng pe- oh, see, nananaranta ka. So kung wala kang, siguro hindi naman totoo itong unified. Bakit? Eh, wala namang residual income. Yung mga members ko, wala namang nagbubook. Wala rin akong residual. Kaya, paano ako gaganahan mag-talk ng dito ang residual? Simula nung nag-join ako dito, wala naman akong naranasang residual. Gets nyo po? Kaya ganun po yung impact ng isang APNOR. Wala pa pong product nun. Wala pa pong product. Kaya nung nagkaroon na ng product, utang na loob. Dalawang buwan lang doon, Sir Chad. Dalawang buwan lang, nag-diamond ako. Oo, oo, oo. Eh, nagsibilihan ba naman lahat yun? Yung mga members ko bumili ng product. See, grabe. Grabe ho. So ano po siya? Kailangan mararamdaman mo na may negosyo ka. Kasi, ulitin ko, mahirap kaya mag-convince ng tao na parang feeling mo hangin yung kinakonvince mo sa kanya. Parang ikaw mismo nagdududa ka. Totoo kaya to? Like that. Okay. Pagdating naman sa supplement, ano ho, ang aking husband, very acidic siya dati. Oo. Payat yan. Talagang, sabi ko, nangyari sa'yo. Talagang, diligay, ano siya, talagang, and grabe ho. Palakpakan natin si Asay Berry. Grabe. Tumaba. Tumaba siya. Pansin niyo, no? Payat niya nun. Payat niya nun, sobra. Okay. Pangalawa, yung tatay ko. Hindi naman siguro COVID. Kasi kung COVID, malamang nahawaan kami. Like that. Talagang naulanan, nasa garden niya, yung tatay ko talaga hindi mo mapipigilan, hindi uupo yun ang walang ginagawa, nag-garden, umulan, nilagnat, pack. Okay? So, grabe ho. Pumayat. Laglag. Grabe ho, iniyakan na namin yun. Oho. Grabe si tatay ko. Asay Berry. Palakpakan natin. Grabe. Siya po yung napakalaki ho ng utang na loob namin sa Asay Berry. At ito yung matindi. Last day, may nag-rent sa aming bahay. Yung dinitiran ko talaga na bahay noon. Ang malupit, yung nag-rent, aba, nabentahan niya ng Asay Berry. Oo, oh, diba? Oo, sabi tatay ko, o magkano nga yung Asay Berry? Binigay ko na lang ng 1.8, okay lang ba? Okay lang. O see, so nagbebenta yung tatay ko. Ganun po siya. Okay, so saan man yung bet mo, either ano man yung products and services, kailangan mo siyang gawin. Unang, next na dahilan, para meron ka pong retail income. Remember, nagsisimula ka pa. Hindi pa ganun kalaki ang payout mo. Hindi pa ganun kalaki ang kinikita mo kapag nagsisimula ka, punta dito, punta doon. Buti sana kung pamasahe lang, wala nang kainan, di naman maari. Diba? Maniningil din ang bituka. Okay, so in short, talagang nagkakaubusan. Tapos nagtanungan pa kayo. Siyempre normal yun. Oo, normal yun. E ako talaga ganito. Gusto nyo malaman anong strategy ko? Para hindi mahalata na poor ang apply nila? Simple lang yan. Hello, G. Alam mo, nung na-invite ako nito ni Unified, di ba, konti lang naman yung pagitan natin. Umuwi ako ng Pinas, May. June, July, August, September, October. Okay? November, December. 7 months. Alam mo ba, G, kapag abroad ka, 3 months lang ubus na yung pera. Sabi ni Angie, hindi naman nag-abroad yun. Ah, talaga, up, ganun? Oo, ganun. In short, G, nung nag-pay in ako, wala akong pera. Alam na niya na wala akong pera. O, di ba? Too good to be true. Baka naman kasi masyado mong pinipake. Ako, kumikita ako ng malaki, tapos
up, kain tayo, walang pera. Totoo ba? Hindi ho masama ang magsabi ka ng totoo. Oo! So sabi ko, G, alam mo yung pinangpayin ko? Pinangutang ko na lang yan. Kaya kailangan ko tong hatawin. Bakit? Ang deepest why ko, wala akong pangkain. Saka na yung kotse. Eh tama naman! Kasi paano makabili ng kotse yung 10,000, 3,000, 7,000 na kinita? Sige nga. Pero alam mo, G, bakit kailangan ko magsipag? Kasi ito survival lang pinag-uusapan dito. Eh pareho lang din kami. Hindi ba si Angie? Sweldo, binaya dun sa mga utang. So, yung pamasahing niya for another 15 days, uutangin niya uli, sabihan na niya. See? Survival din ng buhay. So in short, pareho kami na nagso-survive. Kaya kapag gumahataw kami, okay? Hindi ine-expect nila, Angie, na makakabigay ako ng anong pakain dyan na masarap. Nag-gets nyo na? Yes. Kailangan mo lang magpakatotoo. Hindi ho kinakahiya iyon. Alam mo, ito yung isang bagay. Alam mo yung member mo, hahangaan ka niya how? Alam mo yung upline ko, walang-wala yan. Pero tumutodo yan. Alam mo yung upline ko, walang pera yan. Pero sinasamahan ako niyan. Pero alam mo yung upline ko, alam ko ang kwento niyan, pero tingnan mo, very positive pa rin siya. Ganun yun. Kasi yung upline mo, yung downline mo, best friend kasi kayo niyan. Hindi kayo magkasama lang sa saya. Sa hirap at ginhawa yan, sabay kayo. Opo, wala tayong pera ngayon, kaya pag nagkikita-kita kami sa SM, sa Jensen, ano, bibili kami ng 1.5, patak-patak kami nun, 20-20. Di ba? 20-20, o ano, magkano? Ayan, 20. Pag medyo may payout, o malaki-laki sa akin, 50. Ay, Diyos ko. Oo, ganun kami, patak-patak kami ng soft drinks, tapos hindi kami bibili dun sa mga food court, doon sa depart, sa grocery store. Mura-mura ng dos. Kalain mo, binaba pa namin yung punta pa kaming grocery store. Ang difference lang naman dun sa mga ganoon, di ba? Oo, ganun yung ginagawa talaga namin. So, ano, hindi sila nag-e-expect sa akin. Somehow, mas lalo sila na-inspire. Oo. Kasi, imagine mo, wala akong pera pero sobra kong power. Oh, kahanga-hanga, hindi. Isipin mo, walang pera pero grabe. Ang lupit ng bitawan yan, walang pera yan. Bakit hindi ko naman sasabihin doon sa presentation ko, hello po ma'am, ako po ay ising milyonaryo, may kotse po ako doon lang nakapark sa malayo. Good morning po, actually po kaya ako po ito ginagawa. Unang-una po, napakalaki po ng pangarap ko sa aking parent. Sa ngayon po, wala pa po akong kotse, wala pa po akong may pagmalaki na income, pero naniniwala po ako ma'am, na 3 years from now, 2 years from now, mabibigay ko na po yung gusto ko sa tatay ko. Kung sasabay ka, pareho tayo makakabigay sa tatay natin ng pera. Very simple, basic. Hindi kailangan mayabang ang datingan pag nagpe-present ka. Mas kailangan mong ipakita yung tunay na ikaw dahil doon ka nila mamahalin. Sa totoo lang ho. Ganun ako nung nag-start ako. Okay, hindi ko kinakahiya na wala akong pera. Unang-una, common sense. Nagsisimula nga ako, di ba? Ay, oo nga, no? Oo. See, actually, kakapayin ko lang. Ang difference lang natin, 3 months. Kasi nagpayin ako this May si Angie, no? Ano ka ba? August ka na, no? The same year tayo, eh. Okay, kaya ito sila, mga ano ko to. Mga produkto ko to noon, eh. Okay, December ako nag-join, May si Angie. December, January, February, March, April, May. 5 months difference. May 4. See? Pahirapan pa no mga pay-ins. Diyos ko, luluha-luha ka ng dugo. Ginalingan mo na yung present. Online business po, sabi nung kausap mo. Wala naman kaming alam-alam dyan sa mga online-online na yan. Oo. Kala nyo dati. Ngayon, chamba na, lahat na, pati si Lola, naka-touchscreen. Ala, nung panahon namin, Diyos ko. Oo, K-pad. Alam mo ba magpipayout kami sa internet cafe pa? May nag-inquire ng booking, utang na lang, takbo kami sa mga internet cafe. Tapos isa, ikang ganun na lang, tinamad ka pa mag-reply. Hindi rin to bibili. Kaya hindi ko nire-reply. Ang tawag dyan, katamaran. Di naman mahalaga kung magbibili sa'yo, hindi. Ang mahalaga, masipag ka mag-reply.
Kasi kung masipag ka mag-reply, yun na yun, masipag ka na talaga. Pero lately ba, ang dami nag-inquire sa akin. Sa dami ng ginagawa ko, hindi ko nare-reply. Okay. Yung magkano yung ganito, magkano yung ganito. Pero doon sa coffee shop namin, grabe, mabenta po yung mga products doon. Ano, mabenta. From coffee to ganito, dan. Basta, chef, basta mabenta. Okay? Kaya sabi ko sa mga crew ko doon, pag kayo nakabenta, sa inyo ang commission. Kaya excited sila magbenta. Oo. Grabe. Okay? Are you learning? Yes! Okay. Ano pa? Last but not the least, listening to dream stealers. Okay? Actually, pare-pareho lang po yung mga sinasabi natin. Okay? So again, huwag ka nang makinig sa kanila. Oo. Huwag ka makinig. Pag binulungan ka, hindi ka yayaman dyan, yayaman ako. Tandaan mo yan. Okay? Promise po, nakakatuwa ho in the, yung success mo na in Unified. Dahil nga na-survive mo na yung mga bagay na yan. Okay? Naging Batman ka na, batot manhid. Naging Superman ka na, super manhid. Okay? Batman ka na ba? Yes! Superman ka na ba? Yes! Okay? Kasi ho ganito, again, in connection dun sa number 7, every time kasi na, every time na gawin mong malaking bagay or a big issue yung mga tao sa paligid mo, lagi kang magsisimula uli. Ganito po, para ho mas malinaw yung kwento, ganito. Naranasan ko din po ma-reject ha, at nasaktan ha. Ang ginagawa ko noon, kasi dineclare ko naman sa sarili ko na hindi talaga ako magkukwit. Ang nangyari lang ganito, nung nakaranas ako ng mga ganong pakiramdam, parang ano ang tawag nun? Parang hindi ka humataw, in short. Naranasan? Okay, that's normal. Pero may kailangan lang babaguhin. Like, ginawa ko, hindi ako humataw, it's because, una, at talaga namang huwag kang humataw. It's because, isipin mong hahataw ka, tapos hindi maganda yung pakiramdam. Pangit din. Imagine mo, pumapower-power ka, yung ngiti mo. Hello, power ho talaga dito, grabe. O, di ba? Oho. Kasi dapat pagngingiti ka, hi ma'am, hello, hi. Okay, now, eto na. Hindi ako mahataw, in short, yun na nga, hindi ako mataw. After 3 days, hahataw din naman ako. Kailangan ko lang ipahinga. Kailangan ko lang mag-relax at kumalma. After 3 days uli, hahataw ako uli. So, in short, parang nangyari yung series ba? Nag-repeat. Okay? And then one day, sabi ko sa sarili ko, ganito. Total, humataw, nag-stop. Okay? Humataw din naman uli. Tapos nag-stop. Saglit lang naman. Okay? Kasi yun, parang yun yung, parang ganun mo na alagaan yung sarili mo. Nararamdaman? Na every time na may nararanasan kang ganun, kakalma lang ako. Ika nga, learn to rest but not to quit. So papahinga lang ako. Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Yung pahinga mo ng 3 days, gawin mo na lang ng pahinga ng 30 minutes. Like, nararamdaman mo ngayon hindi maganda, medyo basta, di okay, I'm not okay. Dapat isang ikutan lang yun, I'm okay. Why prolong? Bakit mo gagawin ng 3 days kung babalik ka din naman? Nagsayang ka lang ng oras. Alam mo, isang bagay talaga yun na natutunan ko. Sabi ko, kung nakakaramdam ako ng mga hindi magandang bagay, isang ikot lang dapat cancel, pass, hata uli. Kasi kako, sino ang nagsasuffer ng time na nasasayang? Ako din naman. So ako na yung mag-a-adjust sa sarili ko. And alam nyo, nung naging habit ko na yon, never nakita ng mga member ko, na meron akong pinagdadaanan. Kasi every time na may pinagdadaanan ako, again, mabilis. Kasi kung ano pala yung na-program mo sa mindset mo, definitely yun po yung gagawin mo at mangyayari sa'yo. Masyado mong pinapamper ang sarili mo. 3 days ito bago maka-recover. Upline.
Okay lang up, intindihin mo muna ako. 3 days ito, magiging okay din ako. Tapos sabi mo naman, o sige, 3 days ha, pahinga ka muna. Pareho din kayo mag-apply. Eh lahat ng members mo, tinawagan mo, up, saktan ako. Pero up, babawi to. Lunes, anong araw ngayon, Friday? Lunes to up, okay na. O sige ha, see you on Monday. Sabi naman nung isa, emotional din. Mga Tuesday to up, okay na to. Oo. May mali. Para bang ganito na lang ba yung gagawin natin? Kaya sabi ko sa sarili ko, ako yung mangunguna muna. Ako yung mangunguna muna. Okay? So, siyempre, kung ano yung ginagawa mo, siyempre, yun yung nakukwento mo. Tama? So, kapag kausap ko na yung mga members ko, alam nyo ako, pag ako nasaktan, pag ako merong hindi magandang nararamdaman, nako, isang ikot lang yan. Okay na ako kaagad. Kasi bakit? Bakit pa ako magsasayang ng time kung magiging okay din naman pala? Parang mag-asawa ba, no? Huwag na kaya tayo mag-away, nagbabantay din naman tayo. Kahit nga kami, sabi ko, anong asaran tayo ng asaran? Buti sana kung hindi na magbabantay forever. Oo. Danas? Yes. Oh, seryoso, no? Kaya siguro yung mga nag-mature na, oo, wala nang away. Di ba ganun ay nangyayari, no? Oo. Nambubwisit ka, sige, mambwisit ka. Oo. Yung mga ganun, pero nung mga bago-bago pa, Diyos ko, ganun yun niyo, di ba? Okay? Ganun siya. Kaya minsan pag ako rin, sabi ko, babe, huwag na tayo mag-away. Mga konting bagay, yung mga ganito lang, yung mga maliit na bagay, oo. Kasi magbabati din tayo. Tapos, ito pa yung isang mindset ko. Kalukuhan ba? Pag ako galit, huwag ka muna magalit. Saka ka na magalit pag hindi ako galit. Kasi kapag, ang ginagawa mo kayo, di ba ganun na may mga asawa? Oo, mga supladito rin. Kala mo, pag galit ka, galit din. Galit ba? Kasi ganito, eh di ko naman lalo kang nasaktan, di ba? Oo, kasi grabe siya. Oo, napasigaw ka eh. Imagine mo, ganun tayo, konting ano lang, sumigaw ka kasi. Ganun talaga boses ko. Sige, ganito na lang tayo ha. Pag nakikita mong galit ako, huwag kang magalit. Kasi ang gagawin ko rin, kapag hindi ako galit at ikaw nagalit, hindi ako nagre-react. Kasi nga, yun ang deal. O, di ba? Oo, mga ganon. O, funny, no? Di ba? Kasi imagine mo, galit ka na nga, galit pa din. Tapos siya din, pag galit din, galit ka. Ba't ka ba galit? O, wala na. Mm-mm. Tapos magbabati rin para mga tanga. O, di ba? Oo. Di ba dapat i-consume na natin yung time natin sa mga gagandang mga productive na bagay? Oo. Di ba? Paano tayo yayaman yan? Away bati, instead na humataw. Bati muna tayo, bati. Pag nagbati, date muna tayo. Di ba? So, imaginein mo. Oh, yung, ano po siya? Okay, funny. Nakakatuwa naman. Okay, nakakatuwa siya. Okay, so, ano uli? Dream stealer? Dream stealer ba asawa mo? Char. Kinonek sa asawa. Okay, tandaan mo lang lagi. Ano ka? Lagi mo lang isipin na pag nagkakotse ka na at pag kumita ka na, maa-appreciate naman yan ng asawa mo. Okay po. Noong una, dahil una, wala ka pang kinikita, malaki, akala niya, nagbabarkada ka lang, akala niya, gustong-gusto mo lang na magpunta-punta ka dito. I'm sorry. Okay, yun po yung iniisip nila. Okay, so ang pinakamadali kasing remedyo dyan na ginagawa, una, pipilitin mo siyang magpunta dito. Kasi ganun lagi. Opo, tanungin niyo po yung mga wife na ayaw nung mga asawa dati. Mm-mm. Ganun lang ang ginawa. And kadalasan ho, alam mo ba, yung asawa, agila pala. Oo. Totoo. Wala. Pagdating na sa asawa, grabe na yung reaction na nagaganap. Okay? Ano po siya? Hindi man siya papower, hindi man siya hahataw, eto na, dito na tayo. Hindi man siya papower, hindi man siya hahataw, pero yung support system niya sapat na yun. Yung sasabihin niya lang na, alis ka na ba? O wag kang paggabi ha? Umahataw ka nun, sarap ng pakiramdam mo habang nagpe-present ka. Oh! Ganun po yun.
Kasi ang pangit nung paalis ka, di ba nagkakabwisitan, alis ka na naman. Okay, anong oras ka naman uuwi? Di ba paalis ka pa lang, hindi na maganda yung mood mo? Oo! Pagdating mo dun sa mga kliyente mo, grabe. Pagdating mo, dapat magtitingin ka ng mga chart mo, magpo-four pillars ka, hinarap mo na naman negative. Green pillar. See, so dapat rinimedyuhan yun, ha? Dapat rinimedyuhan yun. Sometimes, ang ginagawa talaga natin, syempre, dinadala yung mga uplines mo doon sa inyo. Oo, sometimes lang, alawang isang mga effective din na ginagawa. Sasabihin mo sa asawa mo, walang space doon sa kinaganito, kaya dito na magti-training. Eh, nakakahiya na. Ganun-ganun na. Nakakahiya naman dun sa mga business partner ko kung sa, hindi ako mag-a-agree na nakiusap sila na dito. Pero ang totoo talaga nun, makikinig yung asawa mo. Unti-unti. Oo. Oo. Unti-unti. Ano, may pa nga, sabi nung speaker, dapat hinahataw mo to para sa pamilya mo. Para pala to sa pamilya? Oo. Oo. Kung may pangarap ka sa anak mo na gusto mo mapag-aral yan sa magandang eskwelahan, ay, para bala ito sa mga anak namin para makapag-aral magandang eskwelahan? Oo, promise. Opo. Kasi hindi mo alam, yung husband mo, siya pa pala yung magiging source ng malaki mong network. Kaya minsan, hanap ka ng hanap ng ibabangga mo dyan sa power leg mo. Baka hinihintay mo talaga na agila mo yung asawa mo. Okay po? Oo. Oo. At saka nakaka-excite yung tandem, promise. Sarap ng feeling na doon nyo sabay nyong ginagawa, promise. Oo. Yung sabay yung mission nyo, sabay ang vision, sabay kayong nangangarap. Oo. Hindi magkaiba yung ginagawa nyo, promise. Sobrang... Opo, kasi malaking tulong. Malaking tulong po siya. Okay? Anyway, are you learning po? Yes! Daming natutunan? Yes! 7:30, 8:30, 9:30. Nagbibilang talaga ng 3 hours eh, no? Nakakota na ako 3 hours. Okay. Okay, so maraming natutunan sa kwento? Yes! Ina-apply po yan, ha? Kasi ho, ganito, sige, mga huling banat na gagawin natin. Sometimes, ang ginagawa nyo po, you keep on learning, you keep on attending trainings. Pero ang totoo, hindi mo naman ina-apply. This time, individual ho ito. Individual. I mean, sarili mo na ang mag-check, sarili mo na yung mag-i-evaluate, o sarili mo na ang magtutulak sa iyo. Okay, ano ba yung mga bagay na dapat kong gagawin at ano yung mga bagay na babaguhin ko mula sa aking mindset, mula sa aking sarili, physically, emotionally, mentally, morally, okay, intellectually, spiritually, everything. Okay, the aspects of life ba na meron palang mga kailangan. Kasi sometimes, emotionally you are okay. Okay? Pero mentally, hindi ka okay. Ha-hap, ano yun? Okay? Ano? Ganito yun. Joke time ito uli. Masyado ka ng strong. Pero slow din ka naman kasi. Tumawa kayo. Okay, mentally ba? O ano pa bang mentally? Okay, so ang punto ko po, ano siya? Kung matalino ka noon, nung high school mo, nung college mo, mabilis ang catch up mo and everything, this time, kumpara sa pangarap mo ang pinag-uusapan, bilisan mong matuto. Kasi the more na mabilis kang natututo, the more na mabilis na lumalaki ang iyong organization. Ang goal po natin this time, sasabog ang iyong network, saan mang sulok ng Pilipinas, saan mang sulok ng mundo, meron kang member. And we'll start from few. Okay, kasi ang gagawin mo pa naman yan, magki-create ka pa naman ng mga kagaya mo eh, tama? Oo, magki-create ka pa ng mga kagaya mo na hahataw, kagaya mo na leader, kagaya mo na may pangarap. Opo, hindi ho siya mabilis, hindi siya bigla na nagagawa, nagaganap, but then, ganun naman eh, wala naman tayong choice kundi magtiwala sa Unified, tama o tama? Wala namang choice kundi magtiwala ka sa kumpanya. Bakit? Eh, saan ka pa pupunta?
Wala ka namang choice kundi magtiwala ka sa upline mo. Bakit? Eh bakit tutulungan ka ba ng crossline? Punta ka dun. O wala namang ganun. Okay? So paano sasabihin ng crossline? Hindi naman ka ta-downline. Hindi sa ayaw niyang tulungan ka. Ang sinasabi po kasi doon ay, yung time ko hindi sapat na ibigay ko sa'yo kasi dito pa lang sa grupo ko, kulang na yung time ko. So the point ay, magtiwala ka sa iyong upline. Okay po? Magtiwala ka sa iyong upline. Kahit na yung upline mo, wala pang alam yan, hindi pa top earner yan, always remember, ang pagdami ng network, hindi ho pagalingan, pagandahan ho ng ugali. Opo. Pagandahan ng ugali, kahit na wala pang resulta yung upline mo. Okay po? Kasi yung upline mo na yan na wala pang resulta, magkoconnect yan doon sa upline nyo na may resulta. Eh paano kung yung isa up, wala pang resulta? Magkoconnect po yan going to up hanggang sa mahahanap mo rin yung tao na nagkaresulta na, that definitely sila po yung magsasabi ng sistema kung paano ka dadami at paano lalaki ang iyong network. Kuha nyo po? Ganun po ang pag-network. Okay? Kaya minsan yung wala pang alam to, mali po yun. Okay? Mali po yun. Okay? So again, sabay-sabay kayo na pupunta doon sa pinakamarunong na upline. Okay? Kasama kayo na nagmi-meeting sa kanya, kasama kayo na nagpapaturo kay upline. Kasi alam mo ba pinagdaanan ko dati? Kasama ko sila Angeli, sila Chimi. Oo, pare-pareho nga kaming umaaray eh. Aray? Oo nga, pareho tayo, mali yung ginagawa natin. Para sabay ho kami na nagtitraining. Yes! Dahil hindi naman ako magaling ng una. Wala naman akong alam. Wala pa akong resulta. In fact, sila pala yung mga first recruit ko. Kaya lang, meron akong sekreto. Gusto yung marinig? Ang sabi daw kasi sa training, ikaw yung model. Tama? Ikaw yung model ng upline. Tama? Ito na. Nagtotok ang upline. Kailangan daw model ako ng downline ko. Pag nagtotok yung upline ko, nakaganda. Kailangan daw nagsusulat. Tapos alam mo yung paulit-ulit ko nang naririnig yung sinasabi ng upline, kailangan daw sulat. Ekes-ekes lang yun, kuris-kuris mo. Tapos nakita ko na lang, sila din nagsusulat. O, sabi ko na nga ba eh, sulat lang. Okay, oo. Memorize ko na yun ha. Actually, ilang kopya lang ako sa bahay. Oo, pero kailangan daw kasi model ka sulat. Ito na, isang araw, wala yung upline, ako na yung nakatayo. Sabi nila, Chimi. Sa isip-isip ko, uy, ako na itong nagsasalita. The point kasi ay, na-train sila how to become, what is the right attitude to listen. Minsan kasi nagtutok yung upline, bida ng bida, ikaw naman, cellphone, uy, nag-ano, may ang gagawin pa, ay, nahulog yung ano ko, ang kulit-kulit mo ba? Kaya yung member mo, ang kulit-kulit din, ganito rin ko. Ano kaya ginagawa ng member ko? Ano kaya... So, alam niyo na yung sikreto? Yes! Okay, ganun po siya. So, nung wala na yung, kasi ang apply naman, ano yan eh, may gagawin yan. Hindi naman ikaw lang inesikaso niya sa buong buhay niya. Ikaw yung magre-replace. Sabi nila, Chimi. Di ba, saya? Ganun yan. Kaya dapat pakita mo yung tamang attitude. Kasi, again, nung una kayo lang yung tinitraining. Parang ganito eh, say apat. Dito, apat. Okay? Nandyan ka. Downline mo yung tatlo. Ikaw kasi yung next na nandito. Ganun lang ang agigali. Bilis lang to, promise. Sa lahat ng pinakamadali, ito yung pinakamahirap. Sa lahat ng pinakamahirap, ito din ang pinakamadali. Mahirap ito kung hindi mo alam. Promise. Pero nung nalalaman mo na kung paano, wow! Napakadali pala na akala mo nung una up, hirap talaga ako sa pagpaparami ng network ko. Promise. It's a matter of attitude. Hindi ho galing. Oo. Kasi ang galing, again, kung na-train mo yung member mo how to listen, they can learn everything. Kasi natutunan nila paano makinig. Attitude. Malalaman nila yung skills, of course. Nakaupo siya eh, nakafocus siya eh, tama?
So ibig sabihin nito, dahil nakapokus yung learning niya, yung listening niya, matututunan niya kung ano yung sinabi. Ganito po mag-one. Ganito po mag-prospecting. So dahil meron siyang listening attitude, again, nakuha niya, naintindihan niya yung sinabi ng speaker na meron siyang maia-apply ng tama. Basic. Basic lang po. Basic lang to. Okay? And kaya natin lahat yan. Kaya ba? Yes! Kaya po. Kaya. Naniniwala ho ako na kung nagawa namin, magagawa po ninyo. Upnor, may grupo na ako. Mas kailangan mong galingan ang ugali mo. Yes. Mas kailangan mong maging humble. Mas kailangan mong maging mapagkumbaba. Because again, model ka pa rin ng mga model under your organization. Upnor, nakakapagod pala, walang katapos ang pagmo-model. Ito yung matindi. Habang tumatagal na nagmo-model ka, yung cheque mo, palaki ng palaki ng palaki. Upnor, yun na lang ba yung gagawin ko buong buhay ko magiging model? Oo, kasi ang cheque mo rin, ganun din ang mai-enjoy mo monthly to monthly to monthly to monthly. You want to earn 200,000, 300,000 naman, half million a month? See? There's more sa iyo, para sa iyo. Okay? Kaya, ito, from the bottom of my heart, yun yung gusto pong iparating sa inyo. Magtulungan tayo, okay? Nagsishare kami sa inyo, okay? For you to learn, hindi dahil magaling kami, kundi dahil kami yung mas nakarami ng experience na pagdating sa ganitong industry. Okay po? And di man ganun, kadami din ang napag-usapan. Pero kung i-a-apply mo yung mga napag-usapan natin, actually you are one step ahead. You are 10 steps ahead to the those na hindi pa nila ina-apply yung dapat na gagawin. Okay? So again, save mo ang pangarap mo. Gagawin mo to para sa pangarap mo. Okay? After nito, hindi na ho tayo magkakasama, hindi na tayo magkakausap, pero yun nga, as again, baon nyo yan. Ha? Baon nyo yan. Okay? Love you, Team Unified. Ha? Magtulungan tayo. Okay? See you on top. Okay? Palakpak. Ano na siguro, yun na lang muna. And bago yun, dami natutunan. Gusto ko kasi talaga pag nag-talk ako, daming natututunan. Ha? Okay. So dahil dyan, sa selfie na lang ako. Kasi lagi namang ganun eh. Hanggat walang picturean, walang matatapos. Opo. Mm-mm. True. Hindi ito i-ending sa picture. Hindi tayo matatapos talaga. Okay. Kasya ba? Wow, dami natin. Oh, insert. 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 Okay, 1, 2, 3. Team Unified. Yan. More, isa pa. Go. 1, 2, 3. Kamay-kamay na lang. Yan, grabe. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Okay. Actually, ito na lang. Konti na lang to. Meron pala akong isang ano dito. Okay. Ala! Oh my God! Yung pinakamahalagang bagay. Akala ko, actually, ang sasabihin ko, ito na eh. Number 8 pa pala ako. I'm so sorry, guys. Naku, napakahalaga nito. Pwede na akong umuwi, yung gusto nang umuwi. Oo. Okay? Grabe po, abusing your... Actually, ito yung pinakamatindi. Grabe ho. Oo. Upline, pa-ONE ha. Huwag ka malate ha. Galingan mo. Diba? Kala mo may katulong ka, no? Kano sweldo mo kay upline mo? Sa 20 mil? 50 mil? Okay, no. Ganito po. Hindi. Joke lang po. Pero ang totoo ho, una, when you do a favor to your upline, always say up, please, promise. Up, thank you. Promise, make it an habit. Ito talaga gusto. Ano, hindi ko alam, pero gusto ko lang talagang i-share din ito sa inyo. Ano na, sometimes hindi na nga party ng training to eh, para lalaki yung network mo. Pero promise,
isa to sa mga bagay talaga na ano na magagawa mo. Alam mo yung walang bayad. Pero kung ginawa mo siya, malaking tulong talaga. Kasi una, always remember upline ka. Tama o tama? Paano kung ang downline mo hindi niya aayusin ang pakiusap sa'yo? I mean, ganito. Pwede namang gagawin mo kung ano yung sinabi ng downline mo, unang-una, because your downline is your business. Tama? Pero it's not about business. It's about, ano, it's about the passion, it's about the helping heart, it's about your attitude na nagmamatter. Can you do me a favor? Sure. So, kung ikaw na yung downline mo humingi ng favor, napakasarap pong magtrabaho doon sa isang tao na napakasarap, napakaganda din ng puso. Promise. Ano lang to? Ano lang? Panapanahon, ika nga. Oo, later ito. Kaya sabi nga ni Chimmy one time, bakit kayo ang bait ng mga member ko? La Angeline. Kasi sabi ko, ganun din kasi kayo. Oo, ganun din kasi kayo. Yung nararanasan ninyo sa inyong mga member, ganun kasi ang itinanim ninyo. Ganun kasi yung attitude ninyo. Kaya kung may pinapagawa ka sa upline mo, oo, given na, again, uulitin ko, given na natrabaho ng upline mo na tulungan ka. Given na yun, natrabaho ng upline mo na magtuturo siya sa grupo mo. Given na yun na talagang magpapa-meeting siya sa grupo mo, but it's not about your upline, it's about you. Favor? Guys, ito ho, balikan natin to ha. Pwedeng magkaroon nito. Okay? Pero ang deep, malaking pabor po yan sa upline. I'm telling you, ito pang matindi. Oh, walang linya. Binary. Pag isa lang yan, hindi pa tapos ang laban. Tama? Sipin mo. So that's why, lagi kong sinasabi na, kasi baka ito pa lang meron ka. Ito pa lang ang meron ka, yung gratitude mo sa upline, medyo sabaw na. Or shall we say, na bago. Kasi, kaya ko naman na yun. Marunong na ako mag-ONE. Yung mga ito, may tiwala naman to sa akin. Guys, it's about a deep formation. Ito, kumita ka pa lang. Kung kukumputin mo nga yung kinita mo niyan, baka siguro, sabihin na natin, umabot na ng 100,000. Total income. Okay? Ang dami kayang gagawin dito. Ang daming gagawin dito, sobra. Oo, sobrang dami ng gagawin. Na, again, remember, there is ABC rule. You need advisor in building a huge network. So, ang gagawin mo dun ay, ibig sabihin pala nito, nag-a-ask ka ng favor to your upline na kakausapin yung grupo mo, ipa-planning yung grupo mo, tuturuan yung grupo mo, imo-motivate ang grupo mo, and others pa na gagawin. So ano ka? Okay? Thank you. Say thank you. And every time na may ginawa yung upline mo sa iyo, say thank you. Promise. Darating yung araw, napakaraming magti-thank you sa iyo. And that is the most, okay, na feeling na mararanasan ng isang upline. And sometimes, again, sabi ko nga, hindi pera ang nagpapasaya. Ang nagagawa ng pera, nabibili niya lahat ng gusto mo. Napupuntahan mo lahat ng gusto mo. Nakakabigay ka ng tulong sa nangangailangan. Based on me, based on my experience, the real success para sa akin is having those people believing in my network, saying thank you to me always, all the time. Yun po yung isang pakiramdam na hindi ho natutumbasan ng pera. Kahit pa may magarak ang bahay, kahit pa meron kang mansyon, kahit pa iilan yung kotse mo sa labas ng bahay mo, you don't have those people saying thank you to you. Well, hindi ko naman sinabi na hindi ka masaya. Pero mas masaya pa rin yung may mga tao na punta kami dyan sa'yo, thank you upline, love you upline, promise. At yun po yung pinaka-success ko.
yun po yung pinaka-success ko. Why? Ano ho ako? I was born na ganito. Hindi ako, napakasimple kong tao. I mean, oo. Simpleng-simple lang ako sa kung, ito lang. Eh, sabi ko nga, I want to be a rich pauper. Oh, spell pauper. Google. Tapos hindi alam spelling. Walang, ano to, pauper? Okay. P-A-U-P-E-R. Okay. Gusto kong maging pauper is pulubi ba? Okay? Mahirap. Pulubi. Gusto ko yung mayaman ako, pero hindi ako mukhang mayaman. Well, siguro that yun yung thoughts din ng aking tinuro din sa akin ng aking parent. And syempre, ang pinaka-model natin dyan, Press Money Pascual. Okay? Yun yung gusto ko na buhay. Kasi siguro, nag-match din kami ni Press. Kasi gusto ko, yun din ang gusto ko na buhay. Yung gusto ko yung may savings ako sa banko, may sasakyan ako doon, may bahay ako doon, may condo ako dito, nagta-travel ako, pero ito lang ako, ganito lang ako. Yun yung gusto ko na buhay. So bago pa ako nag-unified, yun yung gusto ko na buhay, turo ng parent. Ang buhay lumilipas. Ika nga, hiram ang buhay. Sabi nga, dumaan lang tayo sa mundong ibabaw. Hindi tayo permanente. Pero ang iiwan mo na legacy, ang legacy mo, what attitude you have in this kind world. Okay? Having a good heart, helping heart, okay? Smile to a lot of people, okay? Inspire through your smile, kahit hindi man lang pera yung maibigay mo. Pero yung ma-inspire mo yung mga tao na you have a very positive personality, very sapat na ho yun. Kaysa naman yung kapitbahay mo yun, masyadong maldita yun. Nakasimangot yun buong araw. Hindi mo nga makausap yun, mayaman kasi. Seryoso, may ganun. Kaya ang tinuro sa atin ng Unified, promise, hindi lang ho para yayaman ka. Kaya yung binayaran mo dito, 17,000, para maraming na bago sa sarili mo, kulang pa po yung 17,000, promise. Promise. This industry, hindi ho lahat yayaman. Pero this industry, nagturo ho sa atin paano maging mabuting tao. At palakpakan po natin ang multi-level marketing. Okay po, marami siyang tinuro na sabi ko nga, hindi mo ilalaban ng Unified. Ano man ang gagawin mo sa buhay mo, promise, nagmarka na po ang itinuro ng Unified sa iyo. Nagamit mo na po ito. At ang pinakamatinding nagamit mo nito ay, yun nga, yung mga trainer, sinasabi nila, smile, ngiti, dati, giningitian ko lang, yung kapareho ko lang din, yung giningitian ko lang, yung mga close ko lang din. Pero ngayon, alam mo, kahit hindi ko kakilala, nangingiti ako. Diba yung, kasi ako galing ko dun, yung magmumol, matingin ka, tas nakangiti din, ngiti din ako, marong ewan. Pero happiness mo yun eh. Meron kasing talagang, Diyos ko, parang ano kayang problema ng tao na to, no? Mayaman naman, pero grabe yung problema. O talagang nakasimangot, wala man lang ano. Okay, basta ako, ano, parang ganon. So anyway, oo, wala na tayong pakialam sa buhay nila. Ang mahalaga na lang, ikaw. Okay? Ano yung ma-contribute mo sa mundong ito? Okay? So, balik tayo doon. Abusing the upline. Ano pa? Huwag utos. Then, eto na, duplicate din pag may time. Up, O-N-E. Up, may presentation. Up, may presentation. So, anong balak mo? Hanggang walang katapusan, ang apply mo, taga-present? Siguro panahon na para mahiya, no? Oo. Kailangan ko rin matuto mag-present. Okay. Okay. So, nung una po, normal lang po yun na tinuturuan, ang upline ang gumagawa. Pero wag naman yung Diyos ko, baka naman 2 years, huwag ka talagang umarap sa akin. Yung 2 taon ka na, upline mo pa rin nagpe-present, tumigil ka na, utang na loob. Tigilan mo na tong kabaliwan mo na to. Wag ka nang mangarap. Okay. Kalain mo, 1 taon ka na, upline mo pa rin taga-present. Hey. So, duplicate din pag may time. Oo.
Grabe, uobserbahan. Mangungopya ka na nga lang, hirap ka pa. Panoorin mo lang si Upline. Ano ang unang binitawan ni Upline? Kailan siya ngumiti? Lahat yun. O, ngumingiti siya. Ngiti. Okay. Nag-forward si Upline o forward. Tapos may pa-backward pa yung nalalaman, backward. Tapos kung hindi ito nakatali, di ba yung dati, ano kasi ang buhok ko. Okay, hindi ito nakatali. Lagi ako nakaganon eh. O, pag nagtutok ako nakaganon. Kaya biruan na yun ang mga synergy. Lahat sila pag nagtutok din ganun. Oo. At na-duplicate ka na namin. Bakit? Eh, nakaganun na rin kami. Okay, lagi ako nakaganun kasi yung hair ko hanggang dito. Like that. Okay, so imaginein mo, kukopya ka lang, hirap ka pa. Okay, so kopya-kopya din pag may time, ha? Para yung mga ibang bagay, marami kasing dapat gagawin si Upline. Eh kung puro siya yung gagawa ng isang bagay, okay, paano niya magagawa yung iba pa na makakatulong sa paglaki ng iyong network? Okay, so ikaw na yung gagawa. Kung kaya mo na, ayun, pa-evaluate ko. Ah, patingin nga kung paano ako, tama ba to, paano ako nag-ano. And ito rin ha, tip din. Okay, ikaw din magtanong kay Up. Ah, panuorin mo nga ako paano ako mag-present. Oo, baka naman kasi ano, naghintay ka lang. Kailangan mo matuto agad. Okay? Kailangan mo matuto agad. Kasi, ito po, dagdag ko. Na-invite ako December 22. Pay-in. October ako na-invite. Pay-in ako December 22. Kasagsagan ng Pasko. Okay? Sabi ko, hala, paano ako maghaharap ng mga prospect? Alam mo nung ginawa ko, mula 22 hanggang 31, nag-practice ako present. Kasi bakit? Ganito ho. Okay, guided lang to ha, parental guidance, charot. Baka kasi maataw ka na ng ano sabi ni Upnor, ano na daw, hataw na daw eh. Ganito po siya. Okay, kapag naman kaya na, syempre. Pero ganito ho, ang mindsetting ko kasi ganito. Ganito. Ako rin naman ang magpe-present the soonest. Tama? Kasi yun ang sistema. Hindi naman habang buhay, uutusan ko yung Upline ko. So sabi ko, kung ako din naman ang magpe-present, eh di, ano ba ang difference ko ngayon ko gagawin o kaya mga 3 months pa to 6 months? Eh, ganun din naman ang dulo. Eh di ngayon ko nagawin. Nagigets niyo po? O ganun din naman. Eh di para, ba't pa ako maghihintay ng 3 months na mag-iisip pa kung ako doon magpe-present? Alam mo, kakaisip mo, baka ayoko na lang. O napaisip ka pa. Huwag na lang ako mag-unified, ako pala yung magpe-present. Oo, kailan? Mga 3 months pang now. E kabang-kaba ka na. O ako daw magpe-present eh. Oo. So why not na lang na up? Panuorin mo ako paano ako mag-present. Pag na-convince na kita Upline, sige, go. Ayun na. Galing na, malupit. Ganun po siya. Eh Upnor, baka yung prospect, pag ikaw nag-present, magpipain ako hindi. No. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Hindi ho lahat ng kinausap ko, tanungin nyo to sila. Hindi lahat nung ako ang nag-talk, nag-pay-in. It's not doon sa galing ng presentation. Sometimes, it is finding the right person na kahit na balibaliktad mong sinabi ang presentation, ang tao na yun gusto talaga mag-start ng pagkakitaan. At totoo lang. Okay? Kahit pa press money pa, dadalhin mo dun sa prospect mo. Kung talagang close-minded yan, close-minded yan. At totoo lang. Okay? So, and remember, kung nagagawa ng mga crossline mo na nagpa-pay-in, okay, bakit hindi mo magawa na ikaw? Okay? So, ano siya? Bilisan mo po mag-level up. Because, mula sa iyo, so, ang kwento mo, ganito. Ito na lang. Idadagdag ko pa to. Gusto ko kasi kako. Actually, ako din ho yung unang nag-top. Kina Angie. Ang iniisip po kasi, dapat ako yung mauna. Kasi, syempre, ako yung nagtutok sa kanila. Ganon. Oo. So, ako din yung unang nag-top. On my second year, yun po yung nag-top 19 ako. Tapos, di ba, top 15 lang talaga nun ang ina-award. After nung event, kaya hindi ako ready talaga nung second year nung pinaakit ako sa top 19. Eh, ang alam ko lang kasi top 15. Ay, after nung awarding, tinapik ako ni Press. Sabi niya, oh,
ginawa kong 20 para mapasok ko. Ay, tiyan! Sabi ko, talaga, press? Oo, di ba? Oo nga, press. Nagtaka nga ako. Parang last minute. Oo, kasi even yung upline ko, active pa that time ang upline ko, and nakita ko on the first year na top 15 lang talaga yung ina-award. Tapos biglang ginanon ako ni press na, ginawa kong 20 yan para masama ka. Sobra akong natuwa na, thank you, press. Sabi kong ganun. Okay, so again, balikan natin to. Ito na. Ano yung bilis ng pagtayo mo? Gusto mo ba yung kwento mo dito? Grabe ho, guys. 2 years ho bago ako tumayo. Magandang kwento ba? Inspiring ba? Okay naman. O, diba? So, dapat it should be like, grabe ho, in matter of 3 months, yabang no? O, ganun. Diba? In matter of 2 years, grabe! Ang galing-galing ko na mag-present nun. Okay. So, grabe ho, in matter of 3 months, in 6 months, ako na po yung nagko-closing talk doon sa mga members ko na to. Wow! Apply! Nang galing! Pinapalakpakan yan! Apply! Okay, so ganito po siya. The last word na sasabihin ko, if you want the best story na you want to tell in front of the stage, create a good story. Because ang future mo ho ay to inspire not only your group, but to the unified industry. Okay? So, create your story. Okay? Malinaw yun? Klaro? Yes. So, sa mga susunod na mga taon, araw, isa ka na ho sa inaabangan ng kwento. And uulitin ko, your story should be mabilis kang natuto. Kaya? Kaya ba? Okay? So, actually, final na po ito. Tapos na. There's no secret to success. These are the result of hard work following the proven system and preparation. Okay, hard work. Ha? Baka naman power-power ka lang, tamad-tamad. Wala akong ganun, ha? Oo, mula pagsikat ng araw hanggang pag ano ng araw, ha? Hataw lang. Okay? Eh, baka naman puro lang hataw, walang sistema, power. Okay? So, tuturuan ka ng upline mo kung paano gagawin yan. Okay? And preparation. Yun po yung sinabi ko kanina, wala ka pang grupo, you need to be prepared. You need to learn kasi excited ka na sa mga pa-isa-isang darating na kasama mo in building your big empire. Palakpakan mo po yung sarili mo. Okay? So with that, okay, maraming salamat po sa lahat ng, of course, sa lahat na, lahat-lahat for making this time na nandito tayo. And sa nasa URTV ho, grabe po, kumusta po sa inyo lahat dyan, okay? So thank you po and good more earnings po sa lahat. Yes!